والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ito po yung sa pinakamalapit na Tagalog yung kaninang binasa ng aking kapatid na si Stad Jose. Ito po. Siya ay si Allah na walang Diyos kundi siya. Ang nakaalam sa nakalingid at nasasaksihan. Siya ay ang napakamaawain, ang maawain. Siya ay si Allah na walang Diyos kundi siya. Ang hari, ang banal, ang sakdal, ang tagapagpatiwasay, ang tagapagbantay, ang matatag, ang palasupin, ang nakapagmamalaki. Napakamaluwalhati ni Allah kaysa sa mga itinatambal nila. Siya ay si Allah, ang tagapaglikha, ang may kapal, ang tagapag-anyo. Taglay niya ang mga pangalan na pinakamaganda. Nagluluwalhati sa kanya ang anumang nasa mga langit at lupa. Siya ay ang matatag, ang marunong. Babasahin naman mula sa aklat ng Biblia sa Isaiah 53 versikulo 1 hanggang 12, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat sa'y tubog mo sa harap niya na gaya ng sariwang panamim at gaya ng ugat sa iyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamastan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at pinasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkumbihan ng kanilang bukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayumay ating pinalagay na siya'y hinampas, sinaktan Diyos ng Diyos at dinalamahati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang siya'y nabugbog, dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa na naligaw, tayo ay tumubo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinisan. Sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napigati, gayon may nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya, ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapiganian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y naniwalay sa lupain ng buhay, dahil sa pagsanansang ng ating bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pandadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayunman, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya
ang kanyang lahi. Pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, ang mga pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya'y makikita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ng marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya, hahatiin ko siya sa bahagi ng kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang ibinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama ng mga mananalangsang gayumay dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Balik tayo sa issue. Can God become man? Yan ang tema ng usapan. Magsisimula na ang paliwanagan. Nuulit ko ang afirmatibo o sumasangayon na God can become a man ay ang panig ni Mr. Lucino. Ikaw ang unang tinindig. No. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa mga Muslim po na naririto, nais ko po kayong batiin ng Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Naghihintay po ako ng sagot. Waalaikum. Salamat po. Bago po ako magpasimula, gusto ko po munang pasalamatan una sa lahat ng isang Diyos na aking pinapapurihan, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon na ganito, bagamat magkaiba ang ating pananampalataya upang makapag-usap. Ganoon na rin po kay kapatid na Rashid na ating pinasasalamatan dahil pinaulakan niya po yung paanyaya natin ng pag-usapan ng paksa. At sa inyo na rin po mga kapatid na dumalo po dito, nice ko pong iparating sa pasasalamat dahil kung wala mo kayo, hindi po mangyayari ang pag-uusap po ito. Mga kapatid, hindi po ako naparito-rito upang makipagpagalingan kay Karashid. Dahil kung ganun lang po ang pagbabatayan, hindi uhamak na nakakalamang sa akin ng kapatid. Bakit? Pumunti na lang ata ang balbas ni Karashid kanina, diba? Kaya ako'y sinisimulan palang tibuhan ng bigote. Nandito lang po ako para ilahad sa inyo na may isang katotohanan sa Kristyanismo na kailangang mabatid po ninyo, mga kapatid ko rito, mga Muslim. Na ano? Na magagawa ng Diyos ang magkatawang tao dahil bukod sa ito ang una, ginawa ni Kristo 2,000 taon na ang nakakalipas. At hindi rin ito salungat sa logika kung tama lamang po ang pagkakaunawa. Hayaan niyo pong magsimula po ako sa pagbabasa ng mga talata bilang patunay. At una ko pong sisipin ang isang kamangha-mangha propesiya tungkol sa unang pagparito ni Kristo sa lupa na mababasa po natin sa Isaiah 9 verse 6. Sasalin po ng New International Version, ganito po ang ating mababasa. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kung titingnan po natin yung talata, ikukumpara natin sa ibang mga bahagi ng aklat ng Isaiah at sa ibang panulat ng mga propeta, makikita po natin dito, mga kapatid, na lahat ng pangalan na sinabing ikinapit sa batang ipapanganak na walang iba kundi si Jesus ay masusumpungan din natin ikinapit sa Diyos ng Hebreyong kasulatan. Halimbawa, yung sinabi po wonderful, yun po ay katangian ni Yahweh na mababasa po sa Isaiah 25 verse 1. Yung salitang counselor, ikinapit din po ni Isaiah sa Diyos, mababasa sa Isaiah 28 verse 29. Ganun din po yung Prince of Peace, mababasa sa Daniel 8 verse 11. At yung pagiging ama, ikinapit din po kay Yahweh, mababasa natin sa Isaiah 63 verse 16. So kung titingnan po natin yung kung paano ipinakilala ni Isaiah, yung Messiah na ipapanganak na pareho namin pinagkakasunduan ni Karashid na si Jesus, malinaw na hindi siya basta kung sino lang, kundi nagtataglay siya ng katangian ng tunay na Diyos. Pero ito ang kapansin-pansin dito. Si Jesus na siyang Messiah na may katangian ng Diyos, anong sabi sa talata? Batang ipapanganak. Diba sabi? For us a child is born. Paano mangyayari si Jesus na nagtataglay ng katangian ng Diyos? Ipapanganak.
maipapaliwanag lamang po ang propesya na kung si Jesus ay Diyos na naging tao. Sana po naging malinaw po ako doon. Tutuloy tayo ngayon sa Juan 1:1. Ang sabi po rito muli sa salin ng Diyos, in the beginning was the Word. Of course, yung salitang word dito, o sa Greek ay logos, walang iba kundi si Jesus, contextually speaking. And the Word was with God. And the Word was God. Maaring hindi po natin pansin sa saling Tagalog, pero yung salitang in the beginning, o yung in sa parinalang in the beginning, sa Greek po niya na en. And denotes a previous action bago po yung pagkasulat o bago po yung isang pangyari. Kung gaano katagal, malalaman po yun sa konteksto. Ibig sabihin, nung sinabi ni Juan, nung isulat ni Juan, nang pasimula siya ang berbo, pinaparating po sa atin ng apostol na si Jesus, bago pa ang pasimula, umiiral na siya. Meron po siyang tinatawag na eternal pre-existence. But here's the thing. Sabi mo sa talata, ang berbo ay Diyos. Kahit Theos en Hologos. Sa Greek po, pag tinignan natin, ang Theos ay nasa predicate nominative. Yung predicate nominative, maaaring alam na po ni Karashid, ito po yung mga nouns sa Greek na ginagamit para ipaliwanag o i-describe yung subject nila. Halimbawa, pag sinabi ko, nung sinulat yung 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ano ang Diyos? Espiritu. Nung isinulat sa aklat ng Marcos 2:27-28, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ano ang anak ng tao? Panginoon ng Sabat. Kaya nung isulat yung ang berbo ay Diyos, ipinapahiwatig sa atin ng apostol na si Jesus na umihirang buhat pa ng pasimula ay nagtataglay ng likas na kalagayan ng Diyos. Ngayon po, ituloy po natin ang pagbasa sa talatang 14. Ano po ang nangyari kay Jesus na tinatawag na berbo na Diyos? And the Word became flesh. Sarks egeto. Si Kristo na Diyos became flesh. Naging tao ang berbo na Diyos. At para mas maintindihan po yung punto, yung salitang and the Word became flesh and dwelt among us. Yung salitang dwell po doon sa Greek ay iskonsen. It literally means tabernacle, o nagtayo ng tabernakulo. Sa ngayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, it is alluded sa mga tala sa aklat ng Exodo na kung saan yung mga Israelita, gusto nila, hinihiling nila kay Moises na ipakita ng mukha ng Diyos. Which is, syempre, hindi pwedeng mangyari kung sa kaluwalhatian lamang ng Diyos babatay. Anong ginawa ng Diyos? Nagpatayo siya ng tabernakulo at doon niya iniligay ang kanyang kaluwalhatian. In that way, nakikita nila ang Diyos. At yun ang ginawa ni Kristo pagparito niya dito sa lupa. Ipinakita niya sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita. Ibig ko sabihin, mga kapatid ko dito, ang Diyos na hindi nakikita noon, nakita kay Kristo. Kaya huwag mo tayo magtaka na sinabi ni Kristo, ang nakakakita sa kanya, nakakakita sa iba. Wonderful. Kamangha-mangha. Tutuloy tayo ngayon sa Philippians 2:6-8, which is commonly called as the Carmen Christi, isang sinaunang awiting Kristiyano na sinipi ni Pablo para ituro kung paano ang pakapakumbabaan na dapat tularan ng mga Kristiyano. Muli, sa saling English, tungkol kay Jesus, who though he existed in the form of God, sa anyo ng Diyos. By the way, yung salitang anyo ng Diyos, baka questionin tayo ni kapatid na Rashid, sa Greek po yun ay morphe. Ang morphe, sa ayon po sa mga Bible scholars, katulad ni Daniel Wallace, sa footnote po niya na nakasulat sa Net Bible, na isa po siya sa mga editor, about the morphe, the Greek term, translated form, indicates a correspondence with reality. Thus, the meaning of this phrase is that Christ was truly God. Balik tayo sa talata. Si Kristo raw na nasaan yung Diyos o tunay na Diyos, ano sabi? He did not regard equality with God as something to be grasped. But he emptied himself by taking on the form of slave, by looking like other men. And by sharing in human nature, he humbled himself
by becoming obedient to the point of death, even to the death of cross. Kaya kung may babasa yung mga talata si Brother Rashid, o sinabi ni Kristo, mas madakila sa kanyang ama, sinugo siya ng ama, si Kristo naging masunurin sa ama. Kasi nga, nung nagkatawang tao siya, nagpakumbaba siya. Alam mo maging Diyos si Kristo, nagmamataas. Siyempre, hindi po pwedeng nangyari yun. So dito po sa sinaunang awiting Kristiyano ito, sa Pilipos 2:1-8, ipinapahiwatig sa atin dito ng apostol na si Kristo na umiiral noon bilang Diyos. Nagpakumbaba siya sa kanyang sarili. Kinuha ang likas nating mga tao at nakisama po sa atin. Kung ano ang dahilan, hindi na po namin paksa ni Brother Rashid. Sabagay, kung gusto po niyang pag-usapan, maaari po kami magsagawa ng isa pang talakayan, ano? Punta tayo sa Romans 9 verse 5. To them belong the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah. Sino uli ang Messiah? Si Jesus, who is over all. God blessed forever. Asali po yan ng New Revised Standard Version. O sa isa pang salin, mas maganda ang pagkakabanggit, sa ESV, English Standard Version, to them belong the patriarchs, and from their ways, according to flesh. Muli, ayon sa laman, sabi, is the Christ who is God over all, blessed forever. Amen. Si Kristo, bagamat nasa laman ng isang Israelita, siya ay Diyos na maluwalhati. Diyos at tao, si Kristo. So, ibig sabihin pala, Brother Joe, baka tanungin niyo ako, nung si Kristo naglalakad dito sa lupa, Diyos at tao siya? Yes! Yes! At para bigyan kayo ng talata, sa Colossians 2:9, ganito po ang pagkakabanggit. Sapagkat sa Kanya, kay Jesus, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, theotetos po sa Greek, sa kahayagan ayon sa laman. Para matulungan tayo magpaliwanag, ayan niyo pong sipiin ko po rito ang isang kilalang New Testament grammarian na nagnalalang si Dr. Moray Harris. Quote, about Colossians 2:9, one verse beyond all others in the New Testament affirms that the very divine attribute is found in Jesus. Paul does not simply say the plenitude of deity, but the entire fullness of deity, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. He emphasizes that no element of the fullness is accepted. Whatever is the characteristic of God, as God resides in Jesus. Patuloy, this includes both God's nature and His attributes. In the Greek text, the verb lives, present tense, and the adverb in bodily form are found side by side but not separated. It suggests that the two distinct affirmations are being made, that the entire fullness now permanently resides in Christ's bodily form. Thus, Paul implies that the eternal deity and the permanent humanity of Christ. So mga kapatid, dito malino natin nakikita, totoo po na magagawa ng Diyos ang magkatawang tao. Totoo magagawa ng Diyos ang magkatawang tao. Dahil ito ang ginawa ng persona ni Kristo pagparito niya po sa lupa. Ngayon aware ako na maaaring magbanggit po ilan sa atin na yun, para namang logical contradiction niya, paano mangyari yung Diyos na tao pa? Naalala niyo sinabi ko sa pasimula kanina, logical ang pagiging Diyos at tao ni Kristo kung tama lang ang pagkakaintindi. Bakit? Pag sinabi namin ang Diyos ay naging tao sa persona ni Kristo, hindi namin sinasabi na una, yung likas na pagka-Diyos o yung nature ang naging tao. Wala po kami katuruan ganon. Ang paniniwala namin, ang Diyos ay naging tao dahil ang persona ni Kristo na nagdadala ng pagka-Diyos ay kumuha ng likas ng tao at bukod yun na tinaglay sa kanyang sarili. So, hindi rin po namin sinasabing si Kristo ay kalahating tao, kalahating Diyos. 50% human per 50% God. At syempre, hindi pwede mabawasan ng pagka-Diyos, lalong-lalong ng pagkatao ni Kristo. Kasi kung 50% Diyos siya, ano klaseng Diyos siya? Kung 50% tao siya, ano klaseng tao siya? Abnormal? No. Fully God and fully human. Pag sinabi rin namin si Kristo ay Diyos, hindi po namin itinuturo yung tinatawag na Apollyanism.
Yun po yung an early Christian heresy ng paniniwala para maging Diyos at tao si Kristo, kailangan bawasan yung pagkatao, ilagay yung pagka-Diyos. Siyempre, hindi yung ganon. Hindi rin po namin sinasabi yung monophysitism. Ano yun? Tignan niyo ako. Si Kristo, Diyos na naging tao, hindi po yung nangyari na yung pagka-Diyos niya at pagkatao niya naghalo na parang kape at gatas para makagawa ng milk coffee. Hindi po ganon yun. Hindi naghalo yung pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Ano nangyari? Yung pagka-Diyos ni Kristo, pinanatili niya yun sa kanyang sarili, hindi nagalaw yun. Dumagdag siya ng likas na kalagayan na nakahiwalay sa kanyang pagka-Diyos. Pareho na sa persona ni Kristo, pero magkahiwalay. Hindi naghalo yun. And finally, we don't say metamorphosis. Alam niyo metamorphosis? Yung pagyong uod, pagtapos kumain ng kumain, magiging paro-paro. Yung nature niya ng uod, mapapalitan ng pagiging paro-paro niya. Hindi po ganun yung pagiging Diyos at tao ni Kristo. Yung pagkataon niya, pagka-Diyos niya, hindi yung unti-unting napalitan ng pagka-Diyos. Wala po kami turong ganun. What we are saying is this, hypostatic union. By definition, sayang wala po tayong PowerPoint, ipapakita ko po sana. Hypostatic union by definition is this. Again, this is the official teaching ng mga Seventh-day Adventists. The hypostatic union is the teaching that the Word of God became flesh and we call Him Jesus. That is, Jesus has two distinct natures. Distinct, ha? Hindi naghalo, hindi napalitan yung isa ng isa. Distinct, nasa kanya yun. Divine and human. Kaya wag po tayong magtaka kung bakit pagbabasahin po natin sa Ebanghelyo, may mga talata tayong mababasa na si Kristo hindi omnipresent. Kaya nga naglalakad siya, kailangan niya sumakay ng asno. Pero at the same time, may mga talata nagpapahiwatig na si Kristo ay omnipresent. Mamaya kung tatanungin ako ni Brother Rashid, baka makapagbigay po ako. Ilang minuto? Ilang minuto pa? Ano pa yung 14 minutes? Ha? 12 minutes, salamat po. So, yung dalawang katangian nga po ng pagka-Diyos at pagkatao, na kay Kristo yun. Kaya kung maraming mababasa tayong talata, nagpapahiwatig, si Kristo tao, walang problema ron. Diyos at tao nga eh. Okay. So, okay. So, bago pa ako upo at matatapos na po ako, mailan lang ako kung gustong mabitin na pwedeng gawin ni Karashid para mapasumalihan po talaga yung paksang itinayo ko po dito. Una, gusto ko po sana makarinig ng mga sagot direkta kay Karashid sa mga talatang ginamit ko. Halimbawa, sabihan sa John 1:1, eh Jun, di naman tinuturo dyan na Diyos si Kristo eh. Ganon. O yung Colossus 2:9, eh Jun, di naman Diyos si Kristo dyan eh. Gusto ko sana makarinig po ng ganon. O pwede rin gawin ni Brother Rashid na magbigay din ng mga talata sa Biblia na nagpaparating naman sa atin si Kristo hindi pwede maging Diyos at tao. Gusto ko po makarinig doon. Ano? And finally, kung maaari sana, kung mapagbibigyan tayo ni Karashid, magbigay po ang kapatid ng mga philosophical arguments o mga logical arguments why the concept of God becoming man is a contradiction. Siyempre, God observed the law of non-contradiction. I do agree with that. Kaya gusto ko po sana makarinig doon. So in conclusion mga kapatid ko dito, muli gusto ko sabihin na yes, I am affirmative. God can become man. Dahil una, ito ang eksaktong ginawa ni Kristo nung masumpungan siya sa samsama niya noon at hindi ito salungat sa logika kung pag-aaralan naman at iintindihin pabuti. Dito po muna ako magtatapos. Salamat po ng marami mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Meron ka pang 10 minuto. Sayang. Pero kung mini-wave mo na, okay lang. Salamat sa panwanag ni Lucino at God can be a man. Tingnan natin kung matibay yan dahil yan, eh, oras na kasi na interpolation. Sa mga nasaksiyan kong debate, kapag ka mayroong cross-examin, nagkakaroon ng panika. Kaya mabuti siguro, Mr. Lazar, pwede kang magtanong habang nakaupo. Siya ay sasagot ng nakatayo. Mabaya ka na tumayo kung magpapaliwanag ka na. Pwede kang magtanong ng nakaupo o diyan ka muna. Ay, sige ho. Handa na po ba kayo?
Inoong yun mo sino? Opo, pakiramdam ko akay na lang, Winnie. Gusto ko lang tanongin, ang paksa po ba natin ay si Jesus ba ay Diyos? O ang Diyos ba ay pwedeng maging tama? Kasi parang demundika na pinapatunayan mo sa amin, Diyos si Kristo. Yes. Kasi yung talatang yan, pinatuna sa akin ni Nay, yung kasama mo dati. Tapos na kami dyan. Ano ba paksa natin? Di ba? Can God become man? Yes. So bakit mo ngayon tinitindigan na si Kristo ay Diyos? Okay. Yes, paksa po natin God can become man. Pero marino po na affirmative po ako dun sa dalawang contention. Kasi na nagawa nga po ni Kristo yun at hindi po yung salungat sa lohika. Yun naman po yung paniniwala. Okay po. O sige po. So ang pinapaliwanag mo sa amin dito, si Kristo ay Diyos na naging tao. Correct. Kaya nga po God can become man. Eh paano po yung ama? Yung ama po, hindi pwedeng maging tao? Pwede, pero pinili po nilang hindi gawin. Ah, okay. So dalawa po ang Diyos. Yung isa hindi pwedeng maging tao, yung isa naging tao. Dalawa ang persona ng Diyos. Yung po yung pagkaniwala ng... Dalawang persona ng Diyos. Yes. Hindi yun. Ah, sorry. Kasi ang persona ng isang Diyos. Gusto ko lang maging... Ganito. Kasi ang topic natin, ang can God become man. Yung God na tinutukoy dito, magkasundo tayo. Alam natin kung sino yun. Sabi sa libro ninyo, pakibasa mo nga. Mula sa libro ng Seventh-day Adventist, ito may wala. Klaro, yan. Sa pahina na page 33, sabi rito, the God of the Old Testament does not differ from the God of the New Testament. God the Father is revealed as the originator of all things, the Father of all true believers. Malabas, yung God na tinutukoy ayon sa libro ninyo, na hindi naman nabago sa New Testament, yes, yun yung tinatawag na Father. Di ba dapat yun ang titigan mo? Kasi doon tayo nagkakasundo eh. Na yung Diyos na lumalang sa'yo at sa akin, yung Father na tinatawag, ayon sa libro nyo, same God in the Old Testament and New Testament, yun ba ang naging tao? Dapat yun ang binitinigan mo, so, diba? Ano po ang tanong po ninyo? Ang tanong ko po sa inyo, yun bang Diyos sa Old Testament tama? Yes. Pwedeng maging tao, hindi? Ayun po ang tanong nyo. Opo. Pwede nga po, pero hindi niya po pinili. So, hindi yun ang naging tao? Hindi po yun. Ang naging tao? Yung anak. Ay, kaliwala po po. Sandali po. Ay, sorry po. Sandali po. So, mayroong dalawang Diyos. Yung isa, hindi naging tao, at yung isa, naging tao. Yung ba sinasabi mo sa amin yan? Hindi po. Ang paniniwala po namin, isang Diyos na may tatlong persona. Sino po ang naging tao? Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Sino po ang naging tao? Ang naging tao, yung ikalawang persona ng kadiyosan na si Kristo. Hindi po yung Ama. Hindi nga po yung Ama. So yung Ama, Diyos din, di ba? Diyos po siya, kasi kabilang po siya sa bumubuo ng isang kadiyosan. Pero po si Kristo, Diyos din. Oo po, Diyos po siya. Pero ang naging taong Diyos ay si Kristo. Si Kristo po yung ikalawang persona ng kadiyosan na naging tao. Sige po, sige. Opo. Sabi ko ni Kristo sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit. Ama? Yes. Ama? Yes. At sinabi ni Kristo, ang laman, ang the spirit has no flesh and bones. Oh. Ang Diyos daw ay espiritu. Paano mo ngayon sasaksak ngayon na yung Diyos ay naging tao? Sapagkat si Kristo mismo nagsabi, ang Diyos ay espiritu. At ang espiritu ay walang laman at buto. Ang nakakatawa po, Karashid, yung tanong po ninyo na doon na yung sagot. Kaya nga po, naging tao, kasi espiritu nga po ang Diyos, magkakatawang tao ba siya kung tao siya? Hindi po. Ang sabi po niya, ang tinutukoy niyang Diyos doon, hindi siya eh. Right. Diyo ba? God is a spirit. And a spirit has no flesh and bone. Apo? Opa. Kaya nga, ibang Diyos ito eh. Hindi siya. Pwede po ako sabihin? Apo. Totoo po na sinabi ni Kristo na God is Spirit. Kaya nga po, si Kristo sa original niyang kalagayan, Spirit siya. Kumuha po siya ng laman at buto nung maging tao siya. Now, isalitang Diyos po kasi sa Biblia can function as generic name for God the Father. At sa original na kalagayan din ng Diyos. So, either way, wala akong salungat niya sa konsepto na si Kristo ay Diyos na naging tao. Kasi Spirit ng anak kumuha ng likas ng pagkatao. May usapan kami, hindi kami nag-iipitan. Opo, opo. At pangalawa, running time, 10 minutes. Sabi mo, ipinakita
ni Kristo ang ipinakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tama po ba, Apo? Sa pagbabasa mo ba ng Biblia, si Kristo lang ba ang kaluwalhatian ng Diyos? O meron pang iba? Meron pa. Pero depende sa pagiging maluwalhati. Apo. Kasi pwede tayo, pwede natin pakikami, maniniwala ko, we can show the glory of God through our actions. Okay, but it does not make us God. God. Ako nagtatanong lang, mamaya ko na... sige po. Sa pagpapasa mo ba ng Biblia iyo, meron pa bang kaluwalhatian ng Diyos? O wala na? May kaluwalhatian po, Diyos. Sige, sabihin, meron pang ibang tao na ayon, kaluwalhatian ng Diyos o wala na? Yes, pero titingnan natin sa context meron na po, bakit naging maluwalhati. Meron din po pang kaluwalhatian at kalarawan ng Diyos maliban kay Kristo o wala na? Ay, meron. Ah, meron. Kaya salamat po. Ah, sige. Kasi dinilin mo kanina si Kristo lang ang kaluwalhatian. Okay. Pangalawa, binasa mo yung Roma 9:5. Oho. Ang tinitinaga mo doon si Kristo ay tao. Pamilyar ka ba sa ibang mga version? Ha? Pakibasa mo nga yung 9:5. Ah, ganito po ang mababasa sa Roma 9:5. Promise the patriarchs are theirs and theirs too. So far as the natural descent goes, is the Christ. Blessed for evermore be the God who is over all. Amen. Yung Diyos ko pala, yung Diyos pala ang tinutukoy dito, hindi si Kristo. Ha? Ang sabi ko dito, blessed forevermore be the God who is over all. Amen. Aha. Familiar ka ba sa mga verse na, na hindi si Kristo ang tinutukoy ng Diyos dito? Familiar po ako sa mga verse na, pero sa pag-aaral po namin ng Biblia para masabi tama yung isang salit, titingnan po natin yung konteksto at yung original na wika. Parang ganito rin po, sa pag-aaral nyo ng Quran, siguro may mga iba't ibang salit din. Babalik ka sa original na lingwahe sa konteksto para malaman natin kung ano tama salit. Ayun, ang Quran po, salit, translation, hindi po version. Apo, version din naman po yan. Hindi po, version po ito. Apo, yan. Okay, ito po, binasa mo yung 1. Uno-uno. Mamaya sasagutin ko na yun kung ano yung one. Okay. Sabi mo ron, binasa mo, nang pasimula ang verbo. Yes. At ang sabi mo, yung verbo si Kristo. At ang verbo ay kasama ng Diyos. Correct. Meron po bang kasama yung verbo? May kasama yung verbo? Apo. Doon po sa talata, kasama niya po yung Theos Koron, yung Ama. Yung Ama, yung yes. Diyos po. Okay. Yes, yes. Pagkatapos, yung sumusunod na talata, binasa mo, bagamat sa Greek ay Theos, walang po Theos, hindi wala pong definite article, at ang verbo ay kasama ng Diyos. Tama po ba? Yes. At ang verbo ay Diyos. Ganun po ba? Opo. Opo. Ilang Diyos po nakikita nyo ngayon? Sa talata, may dalawang Diyos na binabanggit. Pero opo. Hindi yung dalawang po yun, magkasama. Magkasama, pero... Salamat. Inami mo, dalawa Diyos. Sa talata, may dalawang lumilitaw. Pero wala mong problema sa amin kasi mga Trinitarians po kami. Opo. Pero sa talata, may dalawang Diyos. Sa talata. Ayaw. Pero kung ikukonsider natin yung kabuuan ng Biblia, ganito po na kasi. Ay, okay na yan. So, linawin ko lang ha. So may dalawang Diyos na magkasama? Sa talata. Opo, may dalawang Diyos. Salamat po siya. Sa dalawang yun, sino po naging tao? Yung verbo. Ay, yung verbo. Yung isang Diyos hindi po naging tao. Yung ikalawang persona na kayo, yung unang persona kayo sa inyong Ama, hindi siya naging tao. So, dalawa po ang Diyos. Yung isang naging tao, isang hindi naging tao. Walang problema sa amin kasi mga Trinitarians nga po kami. Okay po. Siguro, Karashid, kung may problema po sa tanong ninyo, yung mga oneness po. Yung ay, hindi po. Kasi ang topic natin, ang Diyos ba'y naging tao? Apo. Basa ka. Basa ka sa tukulang Timoteo. Ito pa. May time pa ba, Mr. Moderator? Pakibasa mo ba? Mababasa po sa 1 Timoteo 1:17. Ang sabi rito, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Dito naman, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man sumakanyan. Tapos na. Pero para huwag kang mag-mute. Sige. Yung kaninang unang talata po binasa niya, 1:17 ng 1 Timoteo, ha? Siya lamang ang walang kamatayan. Diyos po yun eh. Ha? Ang nababalot ng liwanag na hindi malapitan. Tanging Diyos! The only God na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Ngayon,
Okay, may mystery na siya. Hindi pa yung talatang yun. Pagsisimula na yung paliwanag. Bilang moderator, ako'y nalilito na ang issue kasi, can God become man? Eh, nung matapos magpaliwanag si Mr. Lucino, ang buong pinatunayan, can man become God? Di ba ganun? Eh, pakiayos niyo ito. Dahil, okay, yung panic ng taga-tutol. 30 minutes. Start na, 30 minutes. وقيل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زاق دمتنا ang katotohanan at naparam na ang kabulaanan. Narito ang kabulaanan ay sadyang mapaparam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalaman. Maulang galang sa ating katunggali ngayon, tinahanaan ko po siya. Bakit? Sa lahat ng mga naghahamon sa akin, nangaasar sa akin, ito ko galing pang Isabela. Appreciate ko natin. Galing pa sila Isabela at dumayo mo dito para harapin po si Garasin. Ha? Hinahanaan ko po ito. At with all respect sa kanya, kasamaan po ito ng ating kapatid na si Mike. Isa po yung nahamon nun eh. Kaya lang, tayo na po ang nahamon. Nandito na po tayo. Ang paksa po, can God become man? Okay? Well, sa kanyang presentation, sa isang banda, namuni-muni ko na at least yung kanyang tindig ay bilang tailis. Kasi may nakalaban ako, ganito na rin ang parang tema. Hindi nga lang, can God become man? Can God make a stone which is too heavy for him to lift? Okay? So, dito po ako magsisimula sa ganitong premise. Una, wala lang tayo sana. Hindi ko na dapat ipresenta, pero kasi iba yung kanyang itinayo eh. Nagtataka ko, itinayo niya, si Jesus ay Diyos. Hindi naman ho yun ang paksa namin. Ang paksa ho natin, ang Diyos ba kayang maging tao o pwedeng maging tao? Magkasundo muna tayo kung sino ang Diyos yun. Ang pinipresenta niya, si Kristo ay Diyos. Hindi naman tayo naniniwala si Kristo ay Diyos. Therefore, kung hindi tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos, inansense na pag-usapan natin na yung Diyos na yun, si Kristo kuno, ay naging tao. Siguro dapat pinalitan natin ng paksa. Si Kristo ba ay Diyos at naging tao? Dapat ganun eh. Ang tinindig mo, mga persikulang ginagamit ng proponents of Christ Jesus para patunayan Diyos si Kristo. Di ba? Kaya, tinanong kita ngayon, yung Ama na tinatawag, na Diyos din naman, na Diyos nga, tanging Diyos eh. Paano papaliwanag yun? Siya daw yung tanging Diyos. Walang laman at buto. E paano? Hindi nakita ng sino mang tao. O makikita man. Hindi malapitan. Nababalot ng liwanag na hindi malapitan. Paano yun? Hindi yung tao, hindi naging tao. Ano palusot niya? Yung ano, yung second person of Trinity, yun yung naging tao. Ah, ganun ba? Ano na ipapasok sa kote nyo? Patatalino naman kayo eh. Di may dalawang Diyos? Yung isa naging tao? Yung isa hindi naging tao? Eh kasi gara si Trinity, hindi po Trinity ang ating. Pero sir, sabi ko sa'yo, hindi mo maiwasan yan eh. Ha? Hindi mo maiwasan yan, pinagpaula ko na sa'yo, noon pa man, kumirok, kasi siya pumili ng paksa eh. Hindi mo maiwasan ipaliwanag yan. At marami kang kalituhan, dilema mapupunta mamaya. Okay? Papi ako po sasabihin ito. May policy. A word game ng isang 80s. Sabi nila, God can't be restricted. Hindi siya pwedeng limitahan sa kanyang kakayahan. So, tinatanong ng mga hindi naniniwala sa Diyos, ang Diyos ba kaya nang gawin ang lahat ng bagay? Eh, pag sumagot ka sa 80s, sa isang di naniniwala sa Diyos, haba, parang binigyan mo sila ng palakol, ibinukpok mo sa iyong ulo. Bakit? Sunod-sunod na itatanong ang mga bagay nito. Literally asking, God, can God create a rock so big he can't move it?
pwede ba siyang gumawa ng bato na siya mismo hindi niya kaya galawin? Could God be stupid? Pwede ba siyang maging stupid? Alam natin sa salitang stupid, absence of intelligence. Oh. Pwede ba siyang mamatay? Eto na. Could God die and cease to exist? Pwede bang mamatay ang Diyos? At mawala sa pag-iral? Mamaya tatanungin natin siya, naniniwala ka ba ang Diyos ay namatay? Ha? Mamaya sa pagtanong natin mamaya. Ha? Tingnan natin kung ano sa loob. Ha? Naniniwala ka ba ang Diyos ay namatay? Okay. Ito yung mga tanong na 80s eh. Pwede ba siyang maging langaw? Tapos apakan ko? Oh. Kaya, hindi tayo sasagot na lahat na lang ng bagay na gusto mo, gagawin ng Diyos. Anong sinabi? Tuloy. Ito na. Kapagkat, ang Diyos, God cannot and will not create a rock, idol, being, God, angel, country, nation, universe, and man that is too big for Him to move, control, define, and judge. Ang Diyos, hindi gagawa ng panibagong Diyos at siya mismo sasamba doon sa ginawa niyang Diyos. Napaka-illogical po niyan. Kaya sa Quran, ang sabi ni Allah, siya si Allah, ito makabang yan, siya si Allah, walang Diyos kundi siya, ang nakaalam, ang nakalingit, at nakasasaksiyan. Wallahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahada war-rahmanur rahim. Tuloy. Wallahu alladhi la ilaha illa hu, al-malikul quddus, as-salam. Ang ganda ng attributes ng sinabi sa Quran eh. Siya si Allah, walang Diyos kundi siya, ang hari, ang banal, ang sakdal, as-salam. Ano yung sala? Free from all defects. Walang kapintasan o kakulangan. Sakdal. Ang meaning ng as-salam, si Allah ay as-salam, katangian niya. Pangalan at katangian, walang kapintasan, walang kakulangan. Kaya hindi siya po pwedeng magkaroon ng kapintasan, so much so na maging tao ba? Sapagkat ang tao punong-puno ng kapintasan. Naintindihan nyo? Ito kagad muna ang premise sa Quran. Ang patatag, ang napakamaluwalhati ni Allah kaysa sa mga itinatanggol nila. Tagapaglika, may kapal, tagapakanyo. Siyang lumika al-khalid. Hindi siya pwedeng maging nilikha. Sapagkat ang lahat ay nilalang. Alamin! Maliban sa kanya, ha? Ang lahat ay alamin o mga nilika. Kaya nang tawag sa kanya, Rabbul Alamin, Panginoon ng lahat ng nilalang. Maliban sa kanya, ang lahat ay nilikha. Yan ang presentation ng Quran. Kaya, totoo, sa Quran, Inna Allah kulli shay'in qadir. Allah has power over all things, and that Allah surrounds all things His knowledge. So ano po sinasabi? Si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Hindi sinabi sa Quran, lahat na lang ng mga bagay, pati stupid things, ay gagawin niya. Anong gagawin niya? Allah has, and He is the doer. He is the Wallahu ala kulli shay'in qadir. At saka, Allah has power over all things and the doer of whatsoever He intends. Ibig sabihin, ang gagawin niya kung ano yung gusto niya. At kung gusto niya, kaya niyang gawin. Huwag mo ipagawa sa Diyos yung ayaw niyang gawin, yung gusto mong gawin. Ah, ganun ba? Pwede ba siyang maging langgam? Tapos titirisin ko? Hindi. Si Allah, ang Diyos sa Quran, may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay sapagkat ang lahat ng bagay kanyang nilalang. Hindi manging ibabaw ang kanyang nilikha laban sa kanya. Siyang parating naging ibabaw sa kanyang nilikha.
At kapag meron siyang gustong gawin, kaya niya. Yung malaking pagkakaiba natin sa Diyos eh. Tayo kahit may gusto tayong gawin isang bagay, wala naman tayong kakayahan. Tama? Siya pag gusto niya, anong gagawin niya? Ha? Sampay ako. Kaya niya, ang sasabi lang, ang utos niya, kapag niloob niya ang isang bagay, magsasabi lang siya na, kun fayal. Mangyari at mangyayari. Ayan po ang Diyos sa Pura. Sige, sir. Ngayon, incarnation. Ito yung central doctrine ng Christianity. Doon siya ngayon pumapasok ng medyo pahapyaw. Pero nasasabi niya ng konti. No? Na alam natin yung incarnation, yung Diyos daw ay nagkatawang tao. At yung Diyos na yun, tignan mo, may papasok talaga kalituan sa isip mo eh. Yung ikalawang persona ng pagka-Diyos, second person sa Trinity, yun ang naging tao. Ha? Yung Diyos na yun. O ngayon, ano yung purpose para sa SDA? Bakit ang Diyos ay naging tao? Sabi libro po ko dyan, ha? Jesus Christ took man's nature so that men might become partakers of the divine nature. Upang maging bahagi natin, kabahagi natin ang Diyos sa kanyang likas. Ayon sa ikalawang Pedro 1.4. Yun ang dahilan ng SDA. Bakit daw ay ang Diyos ay naging tao? Meron po tayong libro dyan. Andyan po yung batayan po natin. Jesus Christ took man's nature so that men might become partakers of divine nature. Para maging Diyos din tayo. Good. Kaya lang ito. Sa libro ng SDA, sabi, we cannot explain how the infinite God and a finite human being can be united in a single person. It is easy to go astray in discussing interactions and relationship of the two natures. We must remain within the realm of what has been revealed if we wish as a true concept as possible of the God, man, Jesus Christ. What has been this debate is to be studied prayerfully and with concentration. Only the Holy Spirit, by whose power Jesus was conceived, can lead our mind to understand the essential truth involved in the incarnation. Ano po sinasabi ng libro nila? Ito po yung libro nila. No. Ito po yung libro nila. The Christian Belief. Ha? Mamaya papabasa natin sa kanya. Hindi pala maunawaan itong divine, united with humanity. Ha? Tao na, Diyos pa. Walang makakaunawaan ito. Eh, pati nitindig mo ngayon, Holy Spirit pala magpapaliwanag sa atin, sabi ng Diyos nito. Eh, ba't tumitindig ka ngayon sa harapan ko at ipapaliwanag sa amin ng mga bagay nito? Ang Diyos nyo umaamin, hindi pala maunawaan ng mga bagay nito. Diyos na, tao pa. 100% God, 100% man. Tingo ba? Isang Diyos, may tatlong persona. Yung isang persona, ang naging tao. Pero hindi na wala kanyang pagka-Diyos. Siya'y Diyos pa rin, habang siya'y Diyos pa rin, tao na. Isang persona, dalawa ang nature. Saan ba nagsimula yan? Hindi naman siya yung galing yan eh. Mamaya po, tuloy. Homosius, pakibasa nga brother, yung isang libro ng Katoliko. Yung hypostatic na kanyang sinabi kanina, hindi po galing sa Seventh-day Adventist yun. Eh, saan po galing? Nandito ba si Melchor? Wala. Saan po galing? Galing sa mga Katoliko. Pakibasa nga. Ito. The Church Father. The Catholic principle that it is legitimate to use non-biblical words to define or to clarify a truth of faith, if necessary. Catholics believe that the Holy Spirit is not limited to the Bible in guiding the Church.
God's truth is conveyed through authentic Christian tradition, through creeds as well as through the Bible. The term homoousios was the only term that could be used to adequately refute Arius. Anong ginawa ng mga Katoliko? They use non-biblical words. Nag-imbento sila ng terminology. Bakit? Kasi may tumututol nung panahon na yon na si Kristo nga, tao na Diyos pa. Tapos equal with God. Nag-imbento sila ng homoousios na kinopya rin nila. One in being. Non-biblical terms. Sa kanilang nagsimula ito eh. Pagkatapos, nung dumating ang panahon, nung 381, Council of Constantinople, doon na buo, doon palang tinukoy ng tatlong pare. Ha? Tatlo sila. Dideklara ang Holy Spirit ay Diyos din naman. Kailan yung 381 after Christ? Halos 400 taon na. Doon pa lang nabuo talaga yung Trinity. Hindi panahon ni Jesus yan. Hindi panahon ng mga apostol. Ha? 381, tsaka pa lang nadeklara na yung Holy Spirit ay Diyos. Ha? May kinalaman yan kay Tenesius at saka yung tatlong Kabudusian Father, kung tawagin. Tuloy siya. Ngayon, tutuloy ako sa Bible. Kasi kapatid, kanina nabasa natin sa Quran eh. Ang Diyos sa Quran, sakdal. Ang Diyos sa Quran, walang katulad. Ang Diyos ayon sa Quran, ha? Hindi sa katulad ng kanyang nilikha. Wala kang may tutulad sa Diyos. Babasa sa talata ng Biblia ngayon. Pakibasa mo nga. Tama, pakibasa nyo. Ito muna. Besides, mababasa po natin sa unang Samuel 15:29. Besides, the eternal God of Israel isn't a human being. He doesn't tell lies or change his mind. Ano raw ang Diyos ng Israel? Hindi siya tao. Hindi siya tao. Hindi siya magsisinungaling. At hindi siya magbabago ng kanyang pag-iisip. Tuloy pa. Sa Psalms 33:11. But what the Lord has planned will stand forever. His thoughts never change. His thoughts never change. Meron pa. Binibilisan po natin sa bilang. Ito, sa bilang naman. Ang Diyos ay, bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi pa niya, ano raw ang Diyos? Hindi tao. Pwede ka pa mang palusot? Hindi nga, naging tao eh. Pero naging tao, di tao. Kaya lang sabi, ang Diyos ay hindi tao. Tuloy pa ang pagbasa, kapatid. Sa Hebreo 1:12, ngunit ikaw ay ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Walang wakas sa panahon ng Diyos. Hindi siya sakop sa tinatawag nating time zone. Ang sunod dyan? Sunod naman sa 1:17. Tuloy. Ang bawat mabuting kaloob. 1:17 na Santiago. Tuloy. Santiago. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Diyos walang pagbabago. Walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Naintindihan niyo ba yun? At tungkol yun sa nature niya. Siya, noon pa man, Diyos at hindi nawala sa kanyang pagka-Diyos at hindi siya naging tao. Napaka-imposible na maging tao siya. Sakdal, walang kapintasan. Sapagkat ang tao, ayon sa Biblia, nakapagsisinungaling at nag-iiba ng isipan. Tuloy pa, kapatid. Sa Psalm 19:2. Bago nalabas ang mga bundok,
o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, at ang Diyos ay hindi tao. Ha? Tuloy pa. Sa unang... Paano magiging tao ang Diyos? Tuloy. Unang hari. 8:27. There's not enough room in all of heaven for you, Lord God. How could you possibly live on earth in this temple I have built? Tatahan ka ba sa templong aking ginawa? Narito! Sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Paano kang tatahan sa templong aking ginawa? Sabi ni Solomon. Ano ibig sabihin? Kapag ang Diyos na ilagay sa templo, di ba? Hindi nga doon magkasya sa langit ng mga langit eh. Sabi ng Biblia, si Kristo nakita sa templo. O di mo ba? Ngayon, paano magiging tao ang Diyos? Kanina, basahin natin yung Timoteo. Kanina binasa mo kanina. Unang Timoteo, 1:17. Paano mo papaliwanag itong mga kapatid? Kapatid na Diyon. Sabi, 1:17. Uno, 17. Unang Timoteo 17. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Matatalino naman kayo eh. Kayo mag-isip. Yung Diyos na yun, hindi nakikita. Tanging Diyos! The only God! Tuloy pa. Ano yung only God na yun? Pag sinabing tangi, meron pa bang iba? Wala na. Pag sinisig mo pa namin Trinity dyan, ay pa, paano mauwi ka sa dilemma, Mr. Jun? Pakibasa yung 5:16. O, yan. Ito. Ito yung 5:16. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawang kahit. Ano raw ang Diyos? O, tingnan nyo ha. Ano pa yung matitindin mo ngayon, Mr. John Lucino? Tanging Diyos! Napapanot sa liwanag na hindi malapitan! Si Cristo ba, nalapitan o hindi? Napako nga eh, sabi nila eh. Napakong inject. O, di ba? Napapanot na liwanag na hindi malapitan na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. E, paano yan? Si Kristo ba nakita? Sabi niya, ipinakita ni Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapamagitan niya. E, tinanong ko, saan lang ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Tinanong niya, basa. Sige po din. Ayun yung time na yun. Pakibasa mo yung unang Korinto. Dila. Ano na? Unang Korinto. Unang Korinto, 11. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Sabi ni Pablo, huwag daw magtalukbong ang lalaki. Ang babae magtalukbong. Alin yung dapat kayo magtalukbong? Wala kayong talukbong ha. Hindi tinatanggap ng Diyos ang panalangin ng taong babaeng walang talukbong. Alam niyo ba yun? Maaari ba sa babaeng manalangin ng walang belo? Oh, ito respect sa inyo ha. Oh, bakit daw magtatalukbong babae? Kasi ang babae mababa. Ang babae kalulatian ng lalaki. Ang lalaki kalulatian ni Kristo. At ang Kristo ay kalulatian ng... Kasi ibabaw pala ni Kristo ay ang Diyos. Ang babae, ang ibabaw niya ay lalaki. Lalaki ang ibabaw niya si Kristo. Si Kristo ang ibabaw niya ay si ang Diyos. Oh, tuloy mo. Palibhasa siya ay larawan at kalulatian ng... Basahin mo ulit. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Bakit? Palibhasa siya ay larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Ano raw ang lalaki?
kaluwalhatian at larawan ng Diyos. Kaya huwag kang magbabanggit sa amin, Mr. Genosino, si Kristo lang ang kaluwalhatian. Eh, tinanong kita, hindi, pati lalaki kaluwalhatian eh. Sa ibang version, mas matindi. Ha? Ano man nakalagay? Men were created to be like God. Sa CEB, ang Diyos, ang lalaki pala, Diyos. Nilika ng Diyos, ha? Upang maging tulad ng Diyos. Nakalagay yun sa CEB. Oh. Ang lalaki kaluwalhatian din. Kaya, itong mga versikulo na ito, ha? Paano mo ngayon, paano mo sasabihin ngayon yung Diyos ay naging tao? Yung Diyos pala, yung sa Biblia nyo, ang tanging Diyos na hindi nakita ng sino mang tao, nababalot ng liwanag, hindi malapitan, walang kamatayan. Tatanungin natin sa mamaya, ikaw ba naniniwala ang Diyos ay namatay? At saka bakit si Kristo ang inaharap po sa amin ngayon? Ang sinasabi ko sa iyo, ang sabi ng libro nyo, the God of the Old Testament is the same God in the New Testament. E sino yun? O sige na, Ama na yun na tinatawag, Aba. Oh, yung Aba na yun, ha? Sa Bible Quran, sa Arabic Bible, yun ay si Allah. Pero hindi ng topic natin. Oh, yun ang isin, yun ang hinihintay ko sa iyo, na yung Diyos na lumika sa atin, isa lang naman lumika eh. Wala nang iba eh. Pakibasa mo ang Isaiah 44:24. Ganito pa mababasa sa Isaiah 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos at nag-anyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na mag-isang naglatlat ng mga langit na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? Yung walang kasama ang Diyos sa paglika. Yun yung Diyos na tinutukoy ko. Yung ba naging tao na nagsasabi, sabi sa Biblia, ha? Ako, mag-isang naglatlat ng mga langit at lupa. Who was with me? Sinong kasama ko? Walang kasama ang Diyos sa paglika. At ang Diyos ngayon, pakibasa mo yung Malakias. Bago magmati. Sabi mo nga, pakibasa mo yung dos gis ng Malakias. Malakias dos gis. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa? Mr. Genosino, yun ang tinutukoy kong Diyos. Hindi ba iisang ating Ama? Iisang Diyos na lumika sa atin? Isa lang eh. Yun ang tinutukoy ko. Dapat doon tayo magkasundo. Yung bang Diyos na yun, na nababalot ng liwanag na hindi makita, mag-isang nagladlad ng mga langit at lupa, walang kasama sa paglika, yung bang Diyos na yun, iisang Diyos, tanging Diyos, na lumika sa ating lahat, Mr. Genosino, yung ba ang naging tao? Yun dapat tayo magkasundo. Ngayon, tayo na, Mr. Rindasong. Ang pinilit mo na ang naging Diyos ay yung anak, o di dalawang Diyos, isang hindi naging tao at ang isang naging tao. Salamat po, maraming salamat. Okay, ito masarap na party sa debate, cross-examination. Pagka hindi ka nag-cross-examine sa kalaban, ibig sabihin, sumasangayon ka sa mga sinabi niya. Na importante yan. Madudurog mo natin sinabi niya. Pagka nagpo-cross-examine ka, itayo nga yung bandera natin. Gusto ko yung bandera natin. Salam, kapatid. Pwede po ba pakitagalog po yung paksa natin para maging malinaw lang? Well, nag-usap... Can God become man? Sandali lang, nag-usap tayo kanina, nag-usap tayo dyan eh. Ano ba pakaintindi mo ng God? Ha? Kasi yung God able. Pinagpinak ito niya. Alam ko may technical na salita yan. Yung kan, hindi yung Tagalog na pwede bang maging Diyos, maging tao ang Diyos. Hindi ganun. Yung kan, kaya niya bang maging tao? So ganun yun. Pero yung tanong na yan, kapatid,
80s ang may tanong yan. Kaya sabi ko, baka ma-technical ka dyan. Na nangyayari nga sa'yo ngayon. At tanong ko lang po, pakitagalog. Ah, sa abot ng aking pagkaunawa, pwede bang maging tao ang Diyos? Yun, pwede. Opo. Okay. So, pag sinabi, so maniniwala kayo hindi kaya ng Diyos maging tao. Kasi yun ang laking naintindihan ko kung tama ko. Kung yan ang gusto mong gawin, sapagkat yung pagiging tao ay may kapintasan, base na rin sa mga binasa ko sa Biblia, talagang imposible po na maging tao ang Diyos. Hindi po, kasi ayaw na yun eh. Ang tanong ko lang po, at hindi rin niya kaya. Aso, hindi kaya. Hindi niya kaya ang gawin. Okay. At hindi niya gagawin. Okay. Kaya hindi niya kaya kasi hindi niya kaya ang gawin. So, hindi niya kaya ang gawin. Okay. So kapatid, wala kasi si Mike dito. Pero gusto ko lang maging malinaw, no? Kasi sa debate nila nung Katoliko, tinanong din siya ng tanong na kaya ba ni Allah maging tao. Ang tanong niya, kaya kong gugustuhin. Ang tanong po, kung kaya kong gugustuhin, sadyatin niyo si Mike. Ang nakalagay po sa Quran, okay. Huwag mo isingit si Mike, tayo ngayon ang magkaharap eh. Okay. Yeah? Huwag mo isingit si Mike eh. Oo. Ang nakalagay sa Quran, si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. And He is the doer of whatever He intends. At siya ang tagapaggawa ng anumang kanyang gustuhin o naisin. Ang gagawin ng Diyos, yung gusto niya, ayaw niyang maging tao. Sapagkat sasalungot niyo sa kanyang katangian. Ang tao may kulangot. Ang tao may tutuli. Ang tao pag kumain, pupunta sa kubeta. Hindi ganun ang Diyos. Hindi pwedeng maging ganun ang Diyos. So yun lang ang tanong ko. Kung kaya. So naniniwala ko. Kaya. Sige na. Gamitin mo nang hindi niya kaya. Walang problema sa amin yun. Sapagkat God can do stupid things. Okay. So kapatid, ito lang po yung susunod ko pong tanong ano. Kanina binasa niyo yung libro namin, sabi hindi maabot ng kaisipan, tama ba? Yung po may pagkakabanggit? Opo, bigyan lang muna niyo ako ng sige, panahon. Yun ba yung tanong mo? Sandali, bubuklatin ko. Pwede pong stop bakla? Sige. Ay, sige. Kasama yan sa oras. Para huwag kang maubusan ng oras, huwag kang magpapahanap sa libro. Hindi na lang, sinabi niyo po yun, anong aras yun? Pwede ko pumasahan na rin. Wala akong problema. Dito po. Apo. Yung kami ng... We cannot explain how the infinite God, and a finite human being can be united in a single person. Ayun pa, hindi pa lang ma-explain eh. Okay. Eh, ba't nag-explain ka? So, yun ang focus. Okay. So, question po, next question. Karashin kapatid lang po, ano? Lahat ba ng bagay kay Allah naiintindihan niyo? Lahat ng hindi. In essence niya, hindi naiintindihan. Okay. Pero magkagayon pa man. Apo. Ang naiintindihan namin, yung kanyang mga ipinahayag according to revelation. Di ba? Oh. Yun, limitado. So, ngayon, yung Trinity, wala sa Biblia. Kaya huwag mo yung analogy. Hindi naman o yung kapitan. So, din yun. Agad po kapatid na Rashid, ano? So, hindi po, kumuntos kayo kanina, hiwaga, ba't ako nagpapaliwanag? Eh, kung hindi naman pala itong bagay, alam, naiintindihan niyo, ba't pinapaliwanag isa lang? Ba't hindi ko pinapaliwanag ng kanyang essence. Ang pinapaliwanag namin, binasa namin sa Quran yung kanyang katangian. Ano katangian ng Diyos? Sakdal. Walang kapintasan. Walang katulad. Tingnan nyo ha, babasa ang talata. Okay, so, no? Next question po, okay lang? Wala po bang, so hindi po masasabing mali kung hindi mo maabot dahil tumulim sa Diyos. Hindi po ba malala? Ano po? Ano? So kung hindi natin maabot, makaisipan natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, hindi po ibig sabihin mali yun. Hindi po. Ang mali, yung mag-iimbento ka, ayun. Wala sa Biblia, wala sa Quran. Doon lang po ako sa tanong na tungkol sa hiwaga. Wala. Doon lang po ako. Yun ang problema doon eh. Okay. Kasi hindi naman sinasabi ng Diyos kung anong essence niya. San sa nagmula, sino? Hindi ganun. Hindi namin tinatanong na, kung dilika ng Diyos ang lahat ng bagay, sino lumika sa Diyos? Hindi. Kasi hindi yung pinarating sa atin eh. Ang pinarating ng Diyos sa atin, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Siya ang sakdal, ang walang kapintasan. So yun po. Kapatid, kaya sabi niyo, gumamit ng terms na wala sa Biblia, yung homoousios, kung nagkakamali. Ano po yun?
So pag wala po sa isang kasulatang pinaniniwalaan natin yung ginagamit nating termino, automatic mali. Pag wala sa kasulatan? Automatic mali. Ah, ito kasi yung invento nila, yung homosius eh. So, pagkatap na yan, patapos yung mga. Sorry po. Homosius, ang sabi niya, yung divine at saka human nature ay dalawang nature ni Kristo. Yung paliwanag na yun, yung definition, yung terminology, wala sa Biblia, pati yung definition, wala rin sa Biblia. Kaya mali. So, hindi po ako mawala sa Biblia yung termino. Wala sa isang kasulatan pinaniniwala natin yung termino. Mali na. Wala sa takbo ng isip mo. Hindi natin tapik ang tauhid ngayon. Ang tauhid nasa Quran. Sabi ko sa iyo, iho eh. Sukaro siya ng Arab mo. Alam ko na yung last time mo. Sinayip nga eh, nawinta eh. Nasa amin na ngayon. Ikaw pa kaya? Sige, kapatid. So, wala ko. So, baka mamaya, inshallah, buksan niya Allah puso mo, magsyada ka na rin. Takbir! Sige ha. Tuloy ang tanong. Tuloy. Okay, sabi niyang 325 AD lang na invento yung pagka-Diyos ni Kristo. Hindi ako, 325, putuhan. Sino naniniwala niyo si Kristo? 1, 2, 3, 4. Okay, Diyos siya. 381, nabuo yung Trinity, na di pa yung Holy Spirit, naging Diyos ang Holy Spirit. Kapantay rin ng Diyos. Kaya, kung paksala sa amin natin, tatanong ko. Sige, yan. O, hindi, napatayan ako. Pangira ka naman. Ay, may iba't. Ayun o. Ah, sige. Okay. Hindi naman galing sa inyo yun eh. Kinopia nyo lang eh. Ang unang Sabadista, mga Unitarian. Nagbago lang kayo, naging Trinitarian kayo, Netheron. Hindi lahat. Okay. So, next question ko, no? Binanggit nyo po yung bilang 2319. Opo. Okay. Sabi rin ang Diyos ay hindi tao. Opo. Okay. Nung panahon po bang sinabi ng ipinahayag yun sa propetang si Balaam, pumarin ko na ba si Kristo sa lupa? Wala pa. Nung sinabi ng Diyos, hindi siya tao. Pumarin ko na ba si Kristo? Alam mo, kayo naniniwala si Kristo na sa Old Testament. Kami, wala pang Kristo noon, wala pang Jesus. So, nung, kaya noon, sinasabi, ang Diyos ay hindi tao. Hanggang sa dumating si Kristo, ang Diyos ay hindi tao. Bakit? Sabi ng libro nyo, yung dating Diyos, yun din ang Diyos ngayon. Yun ay hindi tao. So, ganun na. Now, so, nung binanggit ko yung talata, wala pa si Kristo nun. Nung ang Diyos ay hindi tao, wala pa si Kristo. Talaga mo, ikaw maipit yan. Pag sinabi mo wala si Kristo, doktrinan nyo eh. Talaga wala pa si Kristo nun. Dahil yung... Wala pa si Jesus. Si Jesus lang dumating nung pinanganak na ni Maria. So wala pa pong pumaparito Kristo sa lupa nung banggitin yung talata. Wala pa talaga. Okay. Okay, next question lang, kapatid. Sabi nyo, ang Diyos ay hindi nakikita. Hindi ko lang sabi, nasa ulit Biblia. Sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi nakita o makikita man. Okay. Sabi hindi. Ang Diyos, inshallah, makikita ho namin. Takbir! Allah! Atin ang pinapangarap ni Rosie. At ang mga kamusta na. Makita namin. Eh sa Bible pa, sabi ni Pablo, hindi na nakita, hindi pa makikita. Pampira naman, no? Oh. Ang lupin, mabisyo. Muski sa di. Ginamit niyo po kanina yung unang Timoteo 6:16. Opo. Opo. Sabi niya, Diyos ay hindi nakikita. Ito. Ang unang Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan. At naririrahan sa liwanag na hindi malapitan. Na hindi nakita ng sinumang tao. Oo! Makikita man. Opo. Tanging Diyos! Paano ka? Saan ka palalagay ngayon? So, para siya sinimulan niyo yung basa sa 16, ano? Pwede po bang tumasla ako ng basa? Tatanong ko po sa inyo. Opo, sige. Alam mo yun lang sa kukuti mo. Sige. Sabi po rito sa talatang 14, pinalalabas niyo, hindi po si Kristo ito eh. Pero gusto ko lang pumasahin sa 14. Pampira kung si Kristo yan. Hindi problema yung Bible niyo. Si Kristo nakita. Si Kristo nalapitan. Si Kristo namatay. Ay, paano yun? Rinasan, hayaan muna natin yung nagko-cross-examine. Baka ikaw ay kino-cross-examine, subject eh. Okay? Hayaan natin mga ibaboy yung nagko-cross-examine. So gusto ko lang pong basahin, ano? Mamaya sasagutin natin kung may problema ang Bible po dito. 14, natuparin mo ang utos na walang dungis. Walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ang topic po dito ay si Jesus. Nasa kanyang kapanahunan, syempre yung kanya, si Kristo,
ay pinahayag siya, si Kristo pa rin yan, na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan at makita ng sino mga tao, makikita man, sumakanyanawa, kapurian, at pag-aari walang gasyam. Ito po ang tanong. Bakit niyo po ginamit yung talata para patunayin dito si Kristo? Kung si Kristo, sa kanyang second coming, yung tinutukoy po dito. Sa kanyang second coming. Masagot na ako. Apo. Una, hindi natupad na siya dumating. Correct. Ha? Bigo lahat ang naghintay. Unfulfilled prophecy sa Bible, walang Kristong dumating. Pangalawa, si Christ, hindi si Kristo yan, ang Diyos yan. Bakit? Mamaya, paliwanag natin siya, hindi naman yung topic natin pagtutusin eh. Di ba? Ngayon, kung si Kristo yan, pinipili mo si Kristo, may problema ka. Eh sabi, ang tanging walang kamatayan, namatay ba si Kristo? Namatay sa kanila. Namatay, sabi nila. Napapalot ng liwanag na hindi malapitan. Nalapitan ba si Kristo? Nasampal nga eh. Naduraan pa. Hindi nakita. Nakita ba? O makikita man. Eh sabi nyo, makita si Kristo, babalik siya. Si Kristo'y darating. Si Kristo'y darating. Diba? Pakanta nyo yan? O. So makikita pa. Eh hindi makikita eh. O di pala. Tapos na ang cross-examination. Maraming salamat, Mr. Edasan. Pangalawang tingtignan ni brother. Isa pa magpalang hapon po muli mga kapatid. Alam nyo, matapos ko pong mapakinggan lahat ng pasubali ni Karashid sa talata, aminin ko po sa inyo, nakaramdam mo ako ng lungkot. Hindi po dahil sa napagbatid kong mali po ako, kundi napagtanpa kong lahat ng sinabi po ni Karashid ay kung hindi po bunga ng maling pagkakintindi po sa mga talata sa Biblia, pati yung doktrina na ipinaliwanag ko na kinatukol sa pagiging Diyos at tao ni Kristo, mali din po yung pagkakakuha ni Karashid. Teka lang, sabi ni Karashid, wala daw ako sa topic na can God become ang pinatunayan ko si Kristo ay Diyos at tao. Tingnan nyo, can God become man? Can God become man? Ay man. At tinitingnan natin yung possibility. Malibang gumamit ako ng isang pangyayaring o pagpapatotong totoo yung possibility na yun. Halimbawa, pag sinabi ko, si kaya bang lumikha ni Allah ng sanlibutan? O kaya bang lumikha ni Allah ang mundo? Pag sinabi ko, oo, lumikha nga, eh, wala ba ako sa topic? Nasa topic ako. Kaya nung sinabi ko, can God become man? Pinatunayan ko si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Nasa topic po ako kasi nangyari po yung paksang itinatayo ko. E, teka lang ha. Sabi ni Karashid, wala daw sa paksa. Pero nakita ko sa PowerPoint ka na doon yung incarnation. Ikaw wala sa paksa, bakit po inita? Di ba? So may konting kailangan po tayong ayusin dyan. Okay, punta tayo sa tanong na, ito mga kapatidan, no? Wala, yung tanong ni Karashid kanina na, yung tanong ng mga atheista na kay Karashid kanina na, can God create a stone so heavy that he cannot lift it? May sinabi ba akong walang imposible sa Diyos, can God become man? May tinatinayan ba akong ganun? Kami po mga Seventh-day Adventist, naniniwala kami na mga may bagay talaga na sadyang hindi magagawa ng Diyos. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi hindi niya gagawin kasi sisira yun sa kanyang likas. Halimbawa, kaya ba lumika ng Diyos ng bato na sa sobrang bigat, hindi niya kaya buhatin. Hindi niya magagawa. Bakit? Kasi hindi niya yung gagawin sa sarili niya, lalo ba yung sa likas niya. Ngayon, yung konsepto ba na si Kristo ay Diyos na naging tao, sisira ba sa likas ng Diyos? Hindi. Kaya sabi ko, kailangan tama yung pagkakunawa. Pinaliwanag ko na kanina, hindi ko alam po nakinig na mabuti po ang kapatid na Rashid, with all due respect. Sinabi ko, si Kristo sa kanyang pagkakataong tao, yung pagka-Diyos, hindi nasira yun, hindi nawala yun. Bukod na tinaglay ni Kristo yun sa kanyang pagkatao, paano nasira yung likas ng Diyos? Buo naman pala, hindi naman pala nasira. See? Kailangan lang maintindihan natin yung tinatawag na hypostatic union. Para maunawa natin walang salungatan sa konsepto ng incarnation. Sana po naiintindihan po natin yan. Okay, so kanina gumamit din si Karashid ng mga talata sa Biblia na yun daw ay nakapagpapatotoo na si Kristo hindi pwede maging Diyos at tao. At pangunahing nga po ron, yung bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi tao. Okay. Pero nung binanggit ba ng Diyos yun, dumating na ba si Kristo dito sa lupa? Wala pa! May sinabi rin ba ang talata na ang Diyos hindi magiging tao? Wala rin! Pag sinabi ko ba, ako ay hindi Muslim, katumbas ba yung pananagtang hindi ako mag-Muslim?
May pagkakaiba yun, Karasid. So hindi natin pwedeng sabihin, o sinabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi tao. Ay, hindi pwedeng katotaw si Kristo. Ibang usapin po yun. Malinaw? Okay, punta tayo sa ginamit na talata ni Brother Rashid kanina, yung Hebreo 1:17. Ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Pati malaki ang stress sa isa at ang Diyos hindi nagbabago. Teka, may katuruan ba ang mga Seventh-day Adventist nang nung magkatawang tao si Kristo, nagbago ang Diyos ang kanyang pagka-Diyos? Mga Seventh-day Adventist, meron ba? Eh bakit ginamit ni Brother Rashid sa ating talata? Hindi ko lang alam kung ano yung paniniwala ng mga Kristiyano na nakausap ni Brother Rashid, pero as far as the Seventh-day Adventist belief is concerned, wala kaming turong nagbago ang Diyos. Ano ba sinabi ko kanina? Nung magkatawang tao si Kristo, he is fully God and fully human. Hindi napalitan yung pagka-Diyos ng pagkatao, hindi nabawasan yung pagka-Diyos. Wala nagbago! Diyos pa din siya kung paano siya Diyos bago naging tao. Hindi nawala o hindi nagbago yung kanyang pagka-Diyos. Ginamit ni Karashid kanina yung talata sa Hebreo 1:12. Para na patunayan na ang Diyos ay immutable. Okay. Ang nakakamangha, hindi sinabi sa atin ni Karashid, si Kristo po yung tinutukoy sa talata. Gusto niyo basahin ko? Babasahin ko. Hebreo 1:12 yung binasa ni Karashid eh. Sabi niya, ang Diyos doon ay hindi nagbabago. Teka, titingnan niyo, si Kristo po ang tinutukoy dito. Siguro ako question ni Brother Rashid, ay hindi naman si Pablo sumulat niyan. Ay mali yung sumulat. Labas ang sapin yun. Ginamit yung talata, susundan ko kayo. Ano sabi sa Hebreo 1? Simulan natin ang basa sa talatang 8. Again, labas sa usapin kung mali ang sumulat o hindi kung sino ang sumulat. Ang tinatalakay dito, yung paggamit po ninyo ng talata. Ayun, nakita ko na. Pakibanggit kung ilang oras. Binibilisan ko po yung pananalita kasi 15 minutes lang po ang second stand. Verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Sino ang sinasabi yan? Yung anak. Tataas ka ng basa sa talatang 1 hanggang 3. Si Kristo ang topic. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Inibig mo ang kaharian, kinapotan mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos po, o Brother Jude, dalawa ang Diyos. Trinitarian nga kami. Okay po? Ay nabuo sa inyo ng langis na kasayang higit sa iyong kasamaan. At ikaw, Panginoon, si Kristo, nang pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at langit at gawa ng iyong mga kamay. Siya'y mapapamak na tapwa at ika'y mananatili. At silang lahat ay manglulumang gaya ng isang kasuotan. At gaya ng isang balaban, sila iyong bibilutin. At sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw rin, ang iyong taon ay hindi matatapos. Si Kristo po yung tapi. Hindi ang Ama. Si Kristo. So bakit ginamit ka, Rashid? Okay. So punta tayo sa paggamit ni Karashid ng unang Timoteo 6:16, sabi niya, ang Diyos ay hindi nakikita, hindi mahawakan ang sino mang tao. Ang paksang pinag-uusapan po sa talata, si Kristo sa kanyang second coming. Totoo, hindi pa nakita ng tao yung ikalawang pagparito ni Kristo. May kaluwalhatian siyang hindi makikita ng mga tao na kanilang makasalanang likas. At yung sinasabi ron sa talata, na ang Diyos ay hindi makikita ng sino man. Makikita na sino mang tao dito sa lupa sa makasalanan nilang likas ang topic po doon. Pero pagdating ni Kristo sa kanya ikalawang pagparito, pag binago niya na ang ating sirang likas, makikita natin siya ng mukaan. Kaya ang sabi sa Tito 2:13, inyong hintayin mapalad ang pagpapakita ng ating dakilang tagapagligtas, Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen? Amen! Yun po yung pinag-uusapan po natin doon. Okay, sabi niya, bakit yun? Si Kristo lang ba ang may kaluwalhatian ng Diyos? Si Kristo lang ba ang kalarawan ng Diyos? Mga kapatid, iba yung pagiging kaluwalhatian ng Diyos ni Kristo sa pagiging kaluwalhatian ng Diyos nating mga tao. At iba yung pagiging kalarawan ng Diyos ni Kristo sa pagiging anyo ng Diyos ni Kristo. May pagkakaiba yun. Tayo, magiging kaluwalhatian tayo ni Kristo kasi nakikita sa atin, sa pamamagitan ng ating mga gawa, kung sino yung Kristo na ating sinusundan. Kaya nga salita Christian is followers of Christ. O, kahit sabihin mo sa Diyos yun, makikita sa ating kaluwalhatian ng Diyos kasi nagiging mabuti tayo dito sa lupa. Yung kabutihan ng Diyos, somehow nakikita po sa atin. Okay, so pagdating sa... Ngayon kung tatanungin ako ni Karashid, Jude, sa mga naman nabasa si Kristo para yung kaluwalhatian ng Diyos. 1:17-5. Pag tinignan natin sa Greek, they share the same glory before the world began. Sa 1:14, sinabi si Kristo, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sige, basahin natin yung talata. Sa
1:14, ito yung binasa kong talenta, dito bumatay ng tama si Kara Shid, pagkakaluwalan tiyang kabala ng Diyos, Diyos ka na. O ito, 1:14, at nagkatawang taong verbo, salamat kay Brother Rashid, di niya tinutulang si Cristo ko. At tumahan sa gitna natin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya kaluwalhatian ng buktong na ama, na puspos ng biyayang katotohanan. Verse 15, pinatotohanan siya liwan at sumigaw si Juan Bautista. Nas nagsasabi, ito yung aking sinasabi, pumaritong nasa ulian ko, ay magiging una sapagkat siya'y una sa akin. Sa verse 23, sinabi ni Juan, ako ang tinig na humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinasabi ng Propeta Isaias. Maaaring hindi pansin sa unang pagbasa mga kapatid ko dito. Pero kung titingnan natin yung daloy ng mga talata, nakita yung kaluwalhatian, pinatotohanan siya ni Juan at sinabi ni Juan na siya yung nagtutuwid ng daan ni Kristo o naghahanda sa daan ni Kristo. That is alluded on Isaiah 40 verse 3 to 5 at 9 to 11. Ano sabi? Si Yahweh, yung Diyos, ipapakita niya yung kaluwalhatian niya. At ano pa? May maghahanda ng daan niya. Kay Kristo ay kinapit po yun ng manunulat ng bagong tipan. So iba yung glory ni Kristo sa glory ng mga ordinaryong tao dito sa lupa. We are the glory of God kasi sa mabuting gawa nakikita ang Diyos. But yung pagiging kaluwalhatian ng Diyos, nakikita ang Kristo dahil siya ay Diyos. Katulad ng mga. Dalawa Diyos, brother, good. Tarihan niya kami. Kaya nagtatawa ba ang paulit-ulit mong ibinabangon yun? Mga kapatid, ano? Wala kaming problema kung sabihin man ang talata ng Biblia ang Ama Diyos, Anak Diyos, Espiritu Santo Diyos. Walang problema! Kasi naniniwala kami na isang Diyos umiiral sa tatlong persona, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero isa pa rin ang Diyos. Ang kailangan gawin ni Brother Rashid, wag bumasa ng talata isang Diyos, tanggap natin yun eh. Ang gawin niya patunay niya ang Anak ni Diyos, ang Ama ni Diyos, ang Espiritu Santo Diyos. Eh, mapapasibali na tayo. Sayang, hindi ko natin topic. Pero binanggit ko lang kasi yun naman ay binabaw ni Kara Shid. Ano po mga kapatid? Ano po nakikita natin ngayon dito mga kapatid? Sa ikalawang pagtayo ko po, naniniwala ko, natatayo at natitindigan ko pa rin po ang paksang kingdom development. Yes, ang incarnation ay nasa topic. Tinitiyak ko po sa inyo yan. Kumuha ko ng contention na yes, God can become man kasi nangyari yung ginawa yun ni Kristo. At hindi siya salungat sa loika kung tama lamang po ang pagkakaunawa. Sana po naintindihan po natin ang bagay pong yan. Ilang oras pa ba ako? 15 minutos pa. Ay, okay. 15 minutos pa? Okay. Ah, sige po. Edi, tapos na. Ay, tapos na? Oo. Ay, okay. So, okay. Salamat po mga kapatid. Oo. Steady ka sa closing summit. Pwede ka mag-overtime kasi nag-overtime din siya. Pwede ka. Sige, di ba kasi alam na yung oras? Gusto ko lang linawin yung sinasabi mo, Mr. Jumusino. Ako. Yung bang kaluwalhatian ni Kristo, anong klaseng kaluwalhatian ba yun? Yung ba ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Yes. At yun ay pinatay mo sa 17:5, tama po ba? Yes. Isa yun. Ang sabi po dito, sa 17:5 ng Juan, babasahin ko po. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. Okay? So, kanino po galing yung kaluwalhatian ni Kristo? Sa Ama. Kung ang kaluwalhatian na tinanggap ni Kristo sa Diyos ay pagka-Diyos, lalabas hindi sa Diyos dati. Ganito po yan. Yeah, sabi mo kasi sabi mo. Papapaliwanag po ako. Galingin ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ako. Naluwalhatiin na ba? Hindi pa. Gaya ng kaluwalhati ang tinamo ko sa'yo, tinaglay ko sa'yo, bago pa man ang sanlibutan. Ibig sabihin, meron siyang tinanggap na kaluwalhatian mula sa Diyos. At sabi niya, ang kaluwalhatian na yun ay pagka-Diyos. So, pwede po ako sa'yo. Yes, po. Okay.
Yung sinabi kong kaluwal na nagaling sa Diyos, yun po yung inihingi ni Kristo nung magkatawang tao siya. Pero originally, nasa kanya po yung kaluwalhatian na yun. Kaya sabi niya, Aba, sabi mo kasi, ang kaluwalhatian ng ating mga tao, lalaki, napasawa nila, at ang kaluwalhatian ni Kristo ay magkaiba. Correct. Tapos binasa mo yung 17:5 ng Juan. Para sabihin mo sa amin, ang kaluwalhatian ni Kristo ay iba sapagkat yun ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Yes. Na sinabi mo, tinanggap niya yun sa Diyos. Ibig mong sabihin, tinanggap ni Kristo ang pagka-Diyos sa Diyos? Hindi ho. Sinabi ko pong tinanggap, Karasin, okay. Karasin, tinanggap po ni Kristo kasi nung nagkatawang tao siya, yung glory na akin, nung nagkatawang tao siya, bilang nagpakababa, kailangan may magbigay sa kanya yung Ama. Pero originally, nasa kanya. Kaya hindi, yun ang pinag-uusapan natin, Brother John. Sige ho. Ang pinag-uusapan natin, kasi sabi mo kanina, tinutulang mo sa akin. Sabi kayo sa tatang binasa ko, ang lalaki ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Tutul ka, sabi mo, iba yung kaluwalhatian ng lalaki sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay pagka-Diyos. Tinanggap ka ngayon, binasa mo, yung kaluwalhatian ni Kristo, tinanggap ka sa Diyos. At ang kaluwalhatian niya ay pagka-Diyos. Sabi mo, o di lalabas, ang tanong ko, ibig mong sabihin, yung pagka-Diyos ni Kristo, tinanggap niya sa Diyos? Yun ang tanong ko. Okay. Sa mabigyan po, ano? So yung glory po kasi, yun po yung kaluwalhatian ng pagiging Diyos. Sorry kung medyo na, kaya, that's an honest mistake. Okay. So, okay. Okay. Para naging malinaw sa atin. Apo. Pangalawa. That's an honest mistake. Pagbalik, okay. Paliwanag ko lang po. Okay lang po. Sinabi mo rin kanina. Hindi, paliwanag ko lang. Sinabi mo kanina, ginamit mo yung 17:5, ha? Ng Juan. Oo. At binanggit mo yung kaluwalhatian ni Kristo. Ano yung, anong ba ginawa ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian? Sinolo lang niya ba ito? O binigay niya rin sa iba? Ngayon, ang sabi mo kanina, tinatanggap mo, inamin mo, ang kaluwalhatian ni Kristo ay pagka-Diyos. Tama? Tinanggap daw niya sa Ama o sa Diyos. Tama? Ano ginawa ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian? Ito ba sinolo lang niya o binigay niya sa iba? Okay. Ang gagamitin ko yung gawain ninyo, alam ko na rin po yung takbo ng isip ko. Po. Sige, salam po. Ano po? Binigay niya ba sa iba? Iba po yung kaluwalhatian na nakay Kristo originally, bago po siya magkatawang tao, yun nga po yung inihingi niya sa Ama. I'm sorry, hindi po, hindi po yung pagka-Diyos ko nagkamali. Manong, that's good. Yun po yung kaluwalhatian. Ah, ibig mo. Okay. Hindi, mamira. Hindi pala pagka-Diyos yung kaluwalhatian. Anong klaseng kaluwalhatian yung tanong? Hindi po. Yung kaluwalhatian. So, dalawang kaluwalhatian ni Kristo. Brother Rashid, sabutin niyo po ako. No? Okay. Sabi mo kasi, hindi. Sabi mo dalawang. Di ba yung kaluwalhatian? Binago mo. Sige na, pinapatawad na kita. Ha? Ibig mo sabihin, yung kaluwalhatian tinanggap ni Kristo sa 17:5, hindi yung pagka-Diyos. Binabawi mo na sinabi mo. Yung glory per se. Kaya po siya maluwalhati kasi Diyos na siya. Hindi po yung kawalang kaluwalhati siya, dun siya naging Diyos. Hindi. Kaya siya glorious kasi Diyos siya. At dahil po sa kaluwalhatian niya, yung mga divine privileges niya, nung nagtatawang tao siya, naalis po yun. Kaya kailangan ibalik sa kanila kasi nagpapakas. Sandali. Dali ha, tinan nyo ha. Mag-isip kayo. Pinapatawad ko na siya. Binawi niya ang sinabi niya. Yung kaluwalhatian ay pagka-Diyos. Pero meron siya sinabi ngayon. Ang hinihingi niyang kaluwalhatian, yung nawala sa kanya. Tama? Tama ba? Yung isinantabi po. Isinantabi. Ano yun? Yung mga kasama po yung mga divine privileges. Yung pagka-Diyos. Katulad ng kaluwalhati. Pagka-Diyos. Nasa kanya po yung pagka-Diyos, hindi naman po nawala yun. Hindi nawala. Ano yung hinihingi niya? Yung divine, yung mga, yung divine, yung privileges na po. Mga privileges na bilang Diyos. Kasi isinantabi niya po yun. Kasi nga po, nung nagkatawang tao po si Kristo. Ibig mo sabihin, ang hinihingi niya kaluwalhatian sa Diyos, ay, Diyos ko, bigyan mo ako ng privilege. Ng pagka-Diyos, tama ba? Kasi nagpakababa nga po siya sa kanya. Okay, okay. Tinasakyan kita. Sabi nga po siya. Sige, tayo ipit. Dito lang mong salita. Pasensya na. Ulitin ko. Ha? Diyos! Bigyan mo ako ulit. Ibalik mo sa akin yung kaluwalhatian. Ha? Kasi isinatambi ko sandali. Yung kaluwalhatian ng privilege ng pagka-Diyos. Yung binding niya? Yung bias yung mga privileges na yun. Kapag siya, hindi niya isinagtabi. Dahil nga po nagpakababa siya, kailangan ibalik po sa kanya yun. Yung pagka-Diyos. Yung privileges po. Ano yung privileges? yung mga ilang karapatan niya bilang pong Diyos. Yung karapatan niya, ulitin natin. Yung karapatan niya bilang Diyos, yun yung tinabi niya sandali. Ngayon, hinihingi niya, binabawi.
Pwede bang ano? Balik mo sa akin ulit. Tama ba? Kasi karaship kanina. Sige, okay. Paniniwala na po. Okay, karaship kasi ganito. Ito na, ito na, ito na. Yung bang privilege ni Kristo na pagka-Diyos, sinolo niyo ba yun o binigay niya sa iba? Iba po yung kaluwalhatiyang ibinigay ni Kristo sa kanyang mga apostol. Sa kaluwalhatiyang pinagsasaluhan nila ng Ama bago itatag po ang sanlib. So inaamin mo, binigay niya? Iba po yung ibinigay niya kaluwalhatian sa mga alagad. Anong binigay niya? Kasi po, kung pabasahin po natin sa aklat ng 1, oh. Ano po, sa aklat po kasi ng 1, may dalawang kaluwalhatiyan po na nakay Kristo na binabanggit. Yung unang kaluwalhatian, yung po yung mababasa sa talatang 5, na kaluwalhatian ni Kristo nung siya po ay bago pa magkatawang tao. Ngayon po, yung ikalawang kaluwalhatian, yung po yung kaluwalhatian pinaglay po ni Kristo, yung glory, nung siya po ay nandito lang po sa lupa, mababasa po natin sa 1:11 verse 1-4. Yung po yung mga kamangamangang gawa ng mga kababalagan, kasi po... Nakalagay po kaluwalhatian. Basahin nyo, basahin nyo. Pakibasa po. Saan po? 1? Yung sinabi mo, 1:11? Apo, basahin ka po. Sa 1:11 po. 1:4. 1:11-4 ba? 1-4 kung tama po, makikita ko po yung mga talaga. Ano pong talaga? Ano pong talaga? Ano pong chapter? 1 ho. 1? Taka? 11? Apo. 11-4. Takbir! Sige, babasa nyo na. Ika nyo na. Baka yung makap yan. Hindi po ba? Musin na? Gusto ko lang kung paliwanan si Daniel Jones. Tapos yung mga pangyayari. Ito nga tayo, kakoy ko lang kasi. Kuya, may moderator. Kasi dito. Moderator. Nananahimik naman si Mr. Sila. Pareho sila nananahimik, ba't kayo maingan? Hinila ko lang po, sabi niya dalawang kaluwalhatian na meron si Kristo. Yung kaluwalhatian ng pagka-Diyos at yung kaluwalhatian ng pribileyo ng pagka-Diyos. O ngayon, sabi niya may binanggit sa talata, 11:4 yata ng 1. Pwede mo bang basahin sa akin yung isang klase ng kaluwalhatian ni Kristo? Okay lang po ba ang iwanagin ko ng konti? Ano? Wala ng talata? Wala! Sandali, para matapos na, no? Meron siyang pinababasang isa pang kaluwalhatian nito, Christ, o ni Jesus Christ. May mababasa pa bang ibang kaluwalhatian? Kung meron, pabasahin na nang matapos na. Ngayon kung wala, hindi wala. Gaya nga na po na pagkakabangin po kanina, no? May dalawang glory si Kristo. Okay, so babasahin ko po. Sa John 2 verse 11, unahin ko. Verse? 2 verse 11. Sabi ko, dalawa yung kaluwalhatian, hindi yung pagka-Diyos at yung divine privileges, hindi yon. Sabi ko, dalawa yung pagka-kaluwalhatian ni Kristo. Yung kaluwalhatian nasa kanya na bago siya magkatawang tao na hinihingi niya sa Ama. Kasi nga, napakababa siya sa kanyang sarili. Yung pangalawa kaluwalhatian, yun yung tinaglay ni Kristo nung nandito na sa lupa. Yun yung ibinigay niya sa mga alagad. Ngayon ba, nasa yung kaluwalhatian, ito. John 2, verse 11. Aliwanag natin, oh. This is the first of his sign. Jesus did at Cana in Galilee and manifested His glory. And His disciples believed in Him. Bagay natin, John 11 verse 1-4. May mababasa po tayo. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with the ointment and wiped His feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sister sent to Him saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, He said, this is the illness does not lead to death, for it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Ayun naman pala, may kalawalhatian siya nung nandito sa lupa. Nung gumagawa siya ng... Tapos na, oras. Mr. Rindasa, yung bang pinababasa mo, nabasa ba? Mamaya, sagot po. Sagot po. Ang tapos na. Oras mo na para magpaliwanag ng 15 minutos. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng paborit pa sa salat at kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga. Ako, sabi niya kanina, lungkot siya. Ako naman, nalumpay. Kasi naawa ako sa katunggali ko ngayon.
Pero naiintindihan ko siya. Hindi naman ipitan to eh. Hindi naman pagalingan to. Guru Papogi, yan, nalaban ako sa kanya. May nanalo na. Ayoko ng pagalingan. Pero, may cross-exam, di ba ito eh. Kaya ganito ang usapin. Eh sa Quran, wajal din ang bilati yaksa. Tumuliksa ka sa kapamaranan mo. Ngayon, ako naniniwala na siya pumupunta doon sa konsepto na si Kristo ay Diyos. Na hindi naman talaga natin paksa. Sapagkat ang hinahanap ko sa Kanya, yung Diyos na may likas sa akin at sa Kanya, sa ating lahat, na binasa ko sa Biblia. Biblia na, hindi Quran. Yung ba naging tao o hindi? Yung po. Na ang inaamin ng libro ninyo, sayang, di ko natapos yung pagtatanong. Inaamin ng libro ninyo na yung Diyos sa Old Testament, the God of the Old Testament, does not differ from the God of the New Testament. O, pambihira. Nagbasa ko ng talata. Sa Old Testament, ang Diyos ay hindi tao. Sabi ng libro nyo, yung Diyos din sa New Testament, hindi rin iba yun. O, hindi rin tao. Bakit na pumapasok? May Kristo na ba noon nung sa pila? Wala pa. O, sige. Totoo naman, wala pang Kristo na, wala pang Misaya. Wala pa si Jesus. Eh, dumating na si Jesus. Iba na ba Diyos? Naging tao na ba? Aba, isa lumat ka sa libro mo. Iyon ang Diyos na tinutukoy ko. Tumatakbo kay Kristo eh. Oh, hindi ko lang tinutulan yung Juan. Hindi kasi yun ang topic natin eh. Alam mo yung Juan, yung John na, na ipinabatay niya sa atin, iyon po sa pag-aaral ko, kung yun ang paksa sana, iyon po ang John, tandaan nyo. Hindi naman si John ang sumulat. Ang noon ng auto. Naisulat siya 90 years to 100 years after Christ. Wala na si Jesus. At yan, theology ang tinuturo. Ang sumulat niyan, ha? Ang sumulat niyan, ipinagtatanggol ang doktrina ng meron sila. Kilala ko sino yun eh. Sila hindi. Hindi si John ang sumulat niyan. At yung John chapter 1, verse hanggang 14, iyan po'y prologue. Yan ang sinabi ko kay Jack, kaya niya, kasama niya eh. Si Knight. Yan ay umiral na. Wala pa si Jesus. Meron po akong evidence na. Wala pa si Jesus. Yung salitang Logos, ang nagsasalita niyan, si Pilo. 100 plus, kung di ko nagkakamali, na salitang Logos sa kanyang aklat, kumalat na yan. Yung sumulat ng Juan, kinopya lang niya kay Pilo. Yan ay prologue. Hindi kasama talaga yan sa dyan, sa chapter ng dyan. Alam nyo ba yon? Hindi. Kaya hindi mapagpapatayan na totoo yan. Hindi gospel ni Jesus yan. Ang tagal-tagal nang dumating, wala na si Kristo eh. At saka may problema sa talatang yon. Kaya lang, hindi naman talaga namin paksa per se na si Kristo by Diyos. Yun ang sinasaksak mong pilit sa amin. Ang hinahanap ko sa'yo, yung bang Diyos, ang sabi ni Jesus Christ. Tinan nyo ha? Ang sabi ni Jesus Christ. Ang Diyos ay Espiritu. Sabi niya, pag sinabi ni Diyos, ilan daw? Tatlong? Persona. Eh, sino yung Diyos na tinutukoy niya doon? Di hindi siya kasama ron. Sabi ni Kristo, ang Diyos, tatlong persona yan, di ba? Ay Espiritu. Di hindi siya kasama ron. O di hindi tao, sapagkat ang sabi ni Kristo sa isang talata, ang Espiritu ay walang laman at walang buto. Ano? Ngayon, binasa ko yung Hebreo kanina. Pakibasa mo yung Hebreo, yung kanina binasa natin. Pakibasa mo ito. Hebreo 6:18. Sabi yan. Mababasa natin sa Hebreo 6:18. So that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge
Alam ko yung binasa namin kanina. Sabi niya si Jesus daw to. Tapos pumalik siya sa Hebreo 1:8. Ang layo. Andito binasa ko, ang Diyos, imposible sa Diyos na magsinungaling. Paano si Kristo to? Tapos bumalik ka sa 1:8 ng buwan ng Hebreo. Pag-uusapan natin, ibang topic na naman yan. Kung yan ay vocative o nominative. Palayo ng palayo, kapatid. Ngayon, balik ako doon sa kalulat niya. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Mabuti, humble siya. Inamin niya. Yung bang kalulatian ni Kristo, ano yun? Sabi niya, kalulatian ng pagka-Diyos. Kumusta? Sino nagbigay? Ang Diyos. Ano pa paso sa korte mo? O sundali lang. Kung ang kalulatian na tingnan mo ni Kristo sa Diyos, ay pagka-Diyos. O di wala siyang kalulatian dati? Di hindi siya Diyos dati? Tama? Pambira, oh. O. Hindi siya nakuha lang niya yung kaluwalatian ng pagka-Diyos. Ay, nahipit siya. Ay, hindi, sorry. Mali. May dalaw palang kaluwalatian. Sasha, yung kaluwalatian nung kanyang, ano, yung kaluwalatian daw na privilege ng pagka-Diyos. Ba, kumamit pa ng semantics? Ganun din yun, hindi Diyos din yun. Diba? Alam mo ba, privilege ng pagka-mayor. Meron ba ako? Wala, hindi mo na ako mayor eh. Kung yung kaluwalatian ni Kristo sa 17:5 ay kaluwalatian ng privilege. Wala namang sa Bible yung privilege ng pagka-Diyos. Privilege ng pagka-Diyos, yun ang gusto niyang makuha ulit. Kasi tinanggal niya sandali. Sandali lang. Akala ko ba Diyos na siya, tao pa? Akala ko ba, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Baka ang palunod ka mamaya, ang nawala lang, yung privilege ang pagka-Diyos. Ganun din yun eh. Nauwi na, pupunta ka sa dilema, iho eh. Di ba? Napupunta ka sa dilema eh. Ano nawala kay Kristo? Pansamantala. Isinatabi niya? Yung privilege ng pagka-Diyos. Yun din ang hinihingi niya sa Ama. Hoy, balik mo naman sa akin yung privilege ng pagka-Diyos. Sige na. Pero hindi yun na sinasabi ni Kristo eh. Sa 17:5. Hindi naman. Kaya nga kung ang kaluwalatian tingnan mo niya ay kaluwalatian ng pagka-Diyos. Hindi wala, di ba? Ano siya naman? Kaluwalatian ng privilege ng pagka-Diyos. Pareho din eh. Ano ginawa niya sa kaluwalatian? Pakibasa mo nga ang 17:1:20. Ayan. Pagbasahin mo ba? Okay. Pakibasa mo nga. Yung anong ginawa ni Kristo sa kaluwalati ang kanyang tinamo, ha? Ngunit ngayon, ang tinan nyo, ha? Basa. Sandali, para recall natin. Dalawa daw yung pagkaluwalati ni Kristo. Alam nyo, sa kanya wala narinig yan. Yung isa, pagka-Diyos. Yung isa, privilege yung pagka-Diyos. Pareho lang yun eh. Pero yung dalawang yun, pareho niya ang tinanggap sa Diyos. Kung tinanggap yun, di hindi niya tangan-tangan dati. Ibig sabihin, wala siyang kaluwalatian dati. Ibinigay lang sa kanya. Tama? Tama. Ano ginawa ni Kristo sa kaluwalatian? Sakin natin siya. Dalawang kaluwalatian. Ano ginawa ni Kristo sa kaluwalatian? Yung glory ng pagka-Diyos ni Kristo at yung glory ng privilege ng kanyang pagka-Diyos. Basa. 1:17:22. At ang kaluwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Paano ngayon? Tatir! Power! Baka sabihin niya, ay sorry, may tatlo palang kaluwalatian. Kahit anong kaluwalatian yun, kay kaluwalatian ng pagka-Diyos,
kikaluwalhatian ng pribilehiyo ng pagka-Diyos. Ano ginawa niya? Yung pagka-Diyos na binigay mo sa akin, ibinigay ko rin sila kanila. Kaya, Diyos na rin sila. Ang saya-saya. Diba? Ngayon, hindi ko sana tanong. Mamaya tatanungin ko. Kung ang Diyos, sino bang Diyos ang tinutukoy mo? Muslim ang kaharap mo eh. Sabi mo, ang Diyos maging tao. Sino ba ron? Sabi mo, yung anak. O sandali lang, hindi naman kami naniniwala ang Diyos si Kristo eh. O sige na, tanggapin natin yung ama. Ha? Yung Ab na tinawag sa Hebrew, metaphorically, Rab naman sa Quran, doon tayo magkasundo. Yun ba naging tao? Yun ang paksa. Diba? Ngayon kung sasabihin mo, ang nagkatawang tao ay yung anak. O, ano papasok sa kukote natin? O, di dalawa, isang hindi naging tao at isang naging tao. Hindi! Isang Diyos pa rin yan. Diba? Kinopya nyo lang yung paniniwala ng Katoliko, kaya nagkakawintang-wintang kayo. Ay pustati, gumamit ka, wala sa Biblia yan. Pinagmulan yan, homosyos din eh. Oh, diba? Kaya, nahihirapan ka ngayong patunayan na yung Diyos na lumalang sa atin ay naging tao. Alam, ilang minuto lang. Meron ka bang 4 minutes? Alam mo ito ngayon, 4 minutes. Bakit ba naging tao daw si Jesus Christ? Para mamatay sa ating kasalanan. Sa isang libro nila, Burahin, mamaya conclusion ko to, tinubos ang kasalanan. Yun ang sumatotal dyan eh. Sapagkat ang foundation, ang pinaka-foundation ng Christianity kasama ng Seventh-day Adventist, kung walang pagkabubo ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang lupit, ano? Kung walang dugo, walang kapatawaran. Kaya mga kapatid, dito namin kayo inaanyayahan. Bakit? Sa Biblia kasi, pag ikaw ay nagkasala, tingnan mo ha, 4 minutes na lang ba? 2 minutes na lang. No? Nagkatawang-tawang Diyos para tubusin ang kasalanan daw natin. Anong kasalanan? Hindi maintindihan kung kasalanan dati, kasalanan ngayon, o kasalanan sa inaharap. Para puksain ang kasalanan ayon sa Biblia. Hindi naman napuksa ang kasalanan eh. Patuloy pa rin ang paggawa ng tao sa kasalanan. Ha? Kaya ang Biblia, ayon sa Hebreo 10, kapag ikaw'y nagkasala, hindi ka na pwedeng patawarin ng pagsisisi. Yan ang bad news ngayon sa mga Kristiyan. At kapag paulit-ulit pa ang pagkakasala, kasalanan ng sinasadya, wala nang haring natitira pa, kundi ang kasasadlakan nyo ay kapahamakan. Ibig sabihin, impyerno ng apoy. Yan ang nakalagay sa Hebreo. Kaya gusto ko ipatapon ni Martin Luther yan. Dito ko kayo nakaya. Mamili kayo ngayon. Ang nakalagay sa Biblia. Kaya namatay si Kristo. Kaya namatay si Kristo. Ha? Tatanungin kita, namatay ba Diyos? Mamaya tatanungin kita, ang Diyos pa namatay? Iba paniniwala mo? Kaya namatay si Kristo para tubusin ang kasalanan ng tao. Pero isang beses mo lang pwedeng gamitin yon. Hindi ka na pwedeng magkasala pa. Pag nagkasala ka, pinapako mo na naman si Kristo. Paulit-ulit. Pag nakagawa ka na naman ng kasalanan, hindi ka na pwedeng baguhin ang pagsisisi. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo ang magandang balita na nakasakal sa Quran. Dito ko iniikayat ang mga Seventh-day Adventist at iba pang mga sekta. Ng good news nasa Quran. Ang good news nasa pananampalataya ng Islam. Wala po sa Biblia. Maraming salamat. Allah, Allah, Allah. Allah. Maganda. Di ko alam kung mag-sasabatista ako o mag-muslim. Pareho silang hindi kumakain ng baboy. Pakipaliwanag sana nila. Pero hindi na bale. Oras mo na para si Mr. Intaso is sa ilalim mo sa cross-exam. Thank you.
Nabanggit niyo po kanina na yung si John ay dumating 90 years after ni Jesus. Tama? As naisulat. Si isumulat. Naisulat yung John. So naisulat ang John. 90 years. 90 to 100. So ginagamit niyo po bang batayan yung time para masabing di ba magkakatiwala niyo ang kasulat ni John? Ginagamit ko ba? Kasi ganito eh. Kung totoong may ebanghelyo si Jesus Christ at tinuro niya si ebanghelyo sa mga alagad, dapat yun ang nababasa natin. Kaya nga sinasabi namin, ang totoong Injil, hindi ito yun. Bakit? Ang totoong Injil o Ebanghelyo o Gospel, ano yun? Ha? Yung warsan at Taurat o Injil bumaba mula sa itaas. Ibinigay kay Jesus Christ. Yun ang tinuro niya sa tao. Ha? Hindi po yung dyan, nakasulat sa dyan. Yun po. Diyan, tinatanong ko lang po kasi muna yung reliability of dyan. Yung gospel na ginagamit namin. Kasi sabi niyo, doon ako kumukuha eh. Kaya, yung po muna tinatanong ko, labas po muna sa usapin kong yung dyan ba yung Injil. Wala pa ako dyan. So, sinasabi niyo hindi mo pagkakatiwala yung nakasulat sa dyan. Kasi 90 years na isulat yan. Sinasabi ko po, hindi po sa salita ng Diyos. So, ginamit niyo po. So, pag hindi sa salita ng Diyos, ay hindi dapat pagpatayan. Ginamit niyo po, sabi niyo, 90 years back. Opo, sinulat po yun. So, ibig sabihin, hindi mo pagkakatiwala kasi 90 years na isulat. Opo, kasi yun ay, kaya nga kita mo, kakaiba yan, ibang-iba yung nasa dyan eh. Ibang-iba yung Jesus ng dyan, kaysa sa Yapig Gospel, sa Matthew, Mark, Luke. Pag-aralan niyo po, ibang-iba po, may contradiction pa dyan. Contradiction ng Biblia, naku po. Ibang-iba po yung dyan, ha? Doon po sa tatlo, yung Synoptic Gospel. 90% po, ha? Wala po doon sa... So, ibig sabihin, iba, hindi ka mo mapagkakatiwala kasi... Hindi po ko nagtitiwala sa dyan. Dahil 90 years. Sapagat hindi lang po yun. Hindi po talaga ito ang gospel ni Jesus Christ. Kasi wala kang papapatay. Paano masasabi ito yung Jesus Christ? Ay, tagal-tagal na. Hindi pa maintindihan kung sino ito. So, hindi siya mapagkakatiwala kasi 90 years nga, no? So, hindi lang yung dahilan. Isa yun. Matagal na sulat, wala na si Kristo. Oh, sige. Yung Ebanghelyo, tapos na! Panahon pa ni Jesus! Ang sabi ni Jesus, ipangaral mo ang Ebanghelyo. May Ebanghelyo na nun. Kaya wala pang dyan. Kaya yan peke. Hindi yan Ebanghelyo ni Jesus. So kapatid na Rashida, ito lang po ang tanong ko pa. Ang Quran, malaon na rin nung umira. Ang Quran, dumating lang 600 years after Jesus. So, pwede ko ba sabihin na hindi mo pagkakatiwala kasi 600 years yun. Sandali, ang layo naman ang lalo din ng iyo. Ulitin ko lang po, para maging malinaw. Sandali. Sasagot ako. O, sige. Kung ako si Jesus, ako, halimawala. Mawalang galang siya. At merong aklat na binigay sa akin, ibinigay ko sa aking alagad. Dapat yan ay pangaral niya. Tama? Eh kaya lang wala eh. Wala! Nasaan yun? Wala! Wala na eh. Wala na original ng Bible eh. Wala na. Ano papapatayan mo na yung galit talaga ay Jesus Christ? 90 years to 100 years, wala na si Kristo. Tsaka pala nagkaroon. O iba ang Quran. Ang Quran, panahon ni Prophet Muhammad yun eh. Nung tinanggap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya nang nagpray ang Quran, pumasok sa kanyang puso, agad-agad, pinaalam niya sa kanyang alagad. Ha? Sabi niya, Kul wallahu ahad. Nalaman niya, nalaman ng mga alagad, ng mga sahaba, yun ngayon na nakarating sa amin. Yung kung ano ang revelation na natanggap ni Propeta Muhammad kay Jibril alayhis. Kaya nga isa lang ang Quran eh. Isa lang. Pwede ang Biblia ang dami. Okay. So Harashid, ano, sinasabi ninyo ang Quran na magkakatiwalat kahit 600 years siya kumpara sa Biblia na 90 years siya. Sa dyan na 90 years siya. Hindi, magkakatiwalat talaga ang Quran kasi naniniwala kami. Yun ay revelation ni na binaba ni Allah sa pamamagitan ni Angel Gabriel kay Propeta Muhammad at yun ay remain intact. Ibig sabihin sa authenticity, talagang naingatan. Ang Biblia hindi naingatan o yung Gospel hindi naingatan. Bakit? Kung talaga nag-aaral ka ng Biblia, sa Gospel, sa Greek, may pagkakaiba ang Greek into 5,800 Greek manuscript. Ano totoo doon? Halimbawa, yung nasa John chapter 1 verse 18, ano nakalagay sa Greek? Yung isa, monotheos, Iyos. Isa naman,
Mono? Iyos? Buktong? Pwede na po ako magtanong ulit? Kuryok ka, sige. Naubos na po ako ng oras eh. Nako, sabihan dyan ay naglalaman ng theology. Okay. Bata ko lang ba hindi pinaglalaman ng theology? Hindi lang, ang Quran, ba't dapat test sa Quran? Eh, kumukuha ko ng analogy kasi yung reliability. Teka lang, ang theology kasi, pag sinabi theology is about study of God, may tinatawag po kaming akida, o yung doctrine po namin, ang batayan po namin ay Quran. Okay. Wala ka bang tanong na mahirap-hirap? Next session po, ano? Sabi niyo yung John 1:1 ay prologue? Opo, papatunayan ko yan. Yan, hindi napaksan natin. Pagka-prologue po meron po, meron po talaga. Iyon po, ayon sa pag-aaral. Ha? Alam mo kapatid, binasa ko si Bruce Metzger, si Daniel Wallace, yung mga yan na meron ka, at iba pang mga scholar. Ha? Nagtatalo-talo sila patungkol dyan. Ako naniniwala na yung John chapter 1 verse 1 pababa, yun po yung prologue. Meron nga pong Bible eh, ganun po nakalagay. Hindi kasama yan sa totoong chapter ng John. Yan po'y matagal ng umiral sa panahon pa man ni Pilo. Ha? Pilo, Judeus, kung yun nagkakamali. Padre, since binabanggit yung prologue, hindi kasama, sa niyo po, saan rules of literature po ninyo nakuha pagka-prologue yung automatic hindi kasama sa original na sulat? Ang aking patayan, kapatid, ay ang prologue ay hindi po kasama sa chapter. Ibig sabihin, hindi nakasama sa chapter, kumbaga, kung may copy-paste na doon, yun ay ginunting lang mula kay Pilo, isinama doon po sa tinatawag na chapter ni John. So, ang author po, ang pinagbatayan po ng John chapter 1 verse 1 ay si Pilo. Hindi po mga alaga ni Kristo, hindi po kung sino-sino na naniwala kay Jesus. Kasi yan po'y umiiral na, wala pa si Jesus Christ. So, Harashid, ang batayan ninyo, kasi kaya prologue, hindi siya kasama sa chapter. Alam mo, sayang tanong mo, eh. Paksaan natin, dapat doon ka nagtatanong. Okay. Kasi sino, ginagamit siya po kasi yun, eh, no? Sige. Sabi niyo kayo na, kaya hindi siya kasama sa prologue kasi hindi siya kasama sa chapter 1. Iba ba yan? Iba sinasabi mo, Harashid? Hindi siya kasama sa chapter ng John. Oh yes, nagkaroon siya ng chapter 1 ngayon, pero primarily, hindi siya kasama sa chapter ng John. Sige. Pwede ko na yung yun ang tanong ko. Kung papasahin mo nga yung susunod doon, yung 15, magkaiba. May complaint sa audience. Ang mga tanong mo raw ay wala sa subject matter. Bakit hindi mo siya tanongin? Bakit ayaw niya maniwala na ang Diyos ay pwede maging tao? Eh, kawangis naman niya yun. Ito magtatanong ng outside the topic. Yeah, actually kasi ang mangyari. Ang mangyari ko kasi, sinabi ni Brother Rashid na hindi reliable yung talatang ginamit ko kasi yun nga. Ayoko naman na maiwan sa mga tao. Kasi kung hindi naman pala topic, ba't niya binanggit? Kaya tinatanong ko po siya to. Kasi ginamit mo. Oh. Kaya nga po tinanong ko kayo. Sinasabi ko lang sa mga Muslim. Dapat so okay na po, magpaliwanag na po ako. Okay na po ako. Wait na lang. Okay na po. Oh, maraming salamat. That's good. 15 minutes. Muli, isang pagpalang hapon po sa ating mga kapatid. Ay, regarding John 17 verse 5, siyempre tayo naman mga tao ay nadudula, so nagkakabali din. But, naniniwala ko, dun sa talata, hinihingi ni Kristo by virtue of his humanity. Kasi naging tao siya, nagpakababa nga siya, kailangan sa persona niya may magbalik po sa kanya, which is God the Father, yung mga divine privileges. So, sabi ni Karashid kanina, sinabi ko na may dalawang kaluwalhatian si Kristo. Yung kaluwalhatian ng pagka-Diyos at kaluwalhatian ng divine privileges. Hindi ko yung sinabi ko. Sinabi ko, may dalawang kaluwalhatian si Kristo. Inamin ko naman, nagkamali ako ng una ng sagot. Ito yung dalawang kaluwalhatian ni Kristo. Yung kaluwalhatian niya, na meron siya kasama ng Ama bago siya magkatawang-tawang, na hinihingi niya na ipagkaloob sa kanya naman kasi nga nagkatawang tao siya. Yung persona niya kailangan ibalik sa kanya yun. At yung ikalawa, yung glory na meron siya nung magkatawang tao siya, yun yung ibinigay niya sa mga alagad. Ano po ba yun? Yung mga binasa kong talata kanina sa John 2 verse 11 at John 11 verse 1 to 4, sinasabi nun na si Kristo nagkaroon ng glory nung nandito siya sa lupa kasi naipakita yung kaluwalhatian ng Diyos nung sa kanyang mga mirakulong mga gawa ng Ama. Kaya, pag tinignan natin yung context na binasa talata ni Brother Rashid na ipagkalog sa mga alagad yung kaluwalhatian, yun. Kasi nasa pag-atas ng pangangaral na ni
Inaatasan na ni Cristo, humayon yung kanyang mga alagad. Nasa paghayop po yung konteksto noon. Gagawa sila ng mga mirakulo. Nasa gayon yung kalulatian na meron si Cristo na nagkaroon siya, nung nandito siya sa lupa, naglakad siya bilang tao, magkaroon din naman ang mga alagad. May pagkakaiba yun, Karashid. Ano, sa John 1:1 sabi niya, hindi raw si walang sumulat, hindi natin topic, pero binanggit ni Karashid kaya tinatanong ko siya. Sayang, hindi lang natin paksa, but I guarantee you this. Maraming magandang katibayan na si Juan ang sumulat ng aklat ni Juan. Okay, 90 years daw naisulat? That's wrong. Hindi. Naisulat ang dyan, may internal evidences tayo, may magagandang dahilan tayo para paniwalaan. Naisulat yan bago magiba yung templo ng Jerusalem doon, 65 to 70 AD. Sayang, hindi lang din natin paksa. Pero binabanggit ko kasi ho, binanggit ho ni kapatid Darshid. Sabi niya, 90 years daw naisulat. Eh, ba't yung oras 600 years yun? Bago dumating, pagkatapos dumating dito ni Cristo. Sabi niya, then yun, iba yun. Ang tinatalo ko yung time. Iba pa ang usapin kung may galing sa Diyos. So kung time lang ang magbabatay, hindi po ba, hindi hamak na hindi mas mapagkakatiwala ng Quran? Kasi 600 years yan na ipahay kay Muhammad. Kumpara doon sa 90 years sa sinasabi ni Karashid. Tayo mong pinagbabatayan na basta usapin kung salita ba ng Diyos, may contradiction ba, etc. Sabi niya, theology daw kasi alaman ng aklat ni Juan. Okay, hindi natin topic, pero babanggitin ko, binanggit ni Karashid, ayoko maiwan po sa inyo. Ang Quran po walang theology. Meron! Sumali ang Quran? Hindi po ganun siguro naman yung katwiran. Ano? Binanggit ni Karashid, inulit ni Karashid yung sinabi niya sa 1:4 verse 24. Sabi niya, ang Diyos daw ay Espiritu. Si Kristo raw ay may laman at buto. Ano? Ang Diyos sa orinal niya kalagay, Espiritu talaga siya, wala hong tutul doon. Wala hong tutul doon. Kaya nga, uulitin ko, nagkatawang tao, si Kristo. Eh John, pag sinabi ninyo, ang Diyos ay tatlong persona, ang mga anak, Espiritu Santo. So hindi si Kristo yun kasi nakahiwalay siya sa Diyos. No. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, yes, we do believe ang Diyos pwede kumapit sa ama, anak, at Espiritu Santo. Pero nung tinanong ako ni Karashid kanina sa unang cross-exam, naging maliwanag din ako doon. Yung salitang Diyos, pwede kumapit sa Ama, pwede kumapit sa Anak, pwede tumukoy sa Espiritu Santo, depende sa konteksto. Pero isa pa rin po sila kasi nga Trinity. Sayang, hindi po natin tapik. Okay, paulit-ulit binanggit ni Karashid na kinopya lang daw yung turo sa Katoliko, yung homosis daw. May maling impormasyon po doon, I'm sorry. Ang sinabi, Catholic, hindi ho Roman Catholic. Iba po ang Catholic Church sa Roman Catholic Church. Ang Catholic Church po noon ay yung po yung panahon na kung saan universal pa ang church. Walang mga sekta, wala hong iba't ibang denominasyon. Iisa po yun. Nagkaroon ng, sayang, malaming history na to. Dumating lang po ang Roman Catholic Church bandang 600 AD na rin ho. Yung Roman Catholic Church, as in ngayon na, yung may Papa. So hindi pwede sabihin ni kapatid na kinopya sa Katoliko yun. Because sa Catholic Church, sa Universal Church, meaning yun yung pinaniniwalaan, pagiging Diyos ang tao ni Kristo kasama ng Trinity, yun yung pinaniniwalaan bago pa magkaroon ng Roman Catholic Church. Hindi po ba? O sa konseho daw ng Nicaea, pinagbatuhan daw. Diyos si Kristo, tao si Kristo. Sorry, hindi yun yung topic sa konseho ng Nicaea o sa Council of Constantinople na yan. Ang topic sa konseho ng Constantinople at Nicaea, kung babanggit ni Karashid, hindi ho kung si Kristo ba ay Diyos at tao, hindi ho. Ang topic nila doon, anong klaseng Diyos si Kristo? Kasi nung panahon na yun, si Arius na bumangon, isang presbyter, kung di ako nagkakamali, ang turo niya, si Kristo Diyos, pero mas mababa sa Ama. Yun ang topic nila sa konseho ng Nicaea at Constantinople, anong klaseng Diyos si Kristo? Hindi ho, Diyos si Kristo, tao si Kristo, batuhan tayo. Hindi yun. So kailangan po lamang po natin yan, ano? Okay, sabi niya ang Diyos daw ba ay namamatay, tatanong daw sa akin ni Karashid. Okay. And si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Nung kumarito si Kristo, nagkaroon siya dalawang likas, pagka-Diyos at pagkatao. Dahil alam po natin yung pagka-Diyos lang, ang pagkatao, ang taong namamatay, Diyos hindi. Si Kristo ay, ang pagkatao lamang ni Kristo ang namatay, hindi po ang kanyang pagka-Diyos. So ibig sabihin si Kristo, buhay pa din nung nandito siya sa, nung namatay yung katawang tao niya, ano problema dun? Katawang tao lang naman ang kailangan, yung sakdal na katawang tao lang naman ni Kristo ang kailangan mamatay para matapos tayo sa kasalanan. Kaya mga pagsasabi ni Karashid, bakit daw nagkatawang tao si Kristo? Hindi natin topic pero binanggit niya. Ano ho? Sayang. Sayang, gusto ko sana banggitin yung pagtubos. Nabanggit niyo ba, Karashid, kung ano ang tinubos, yung kasalanan na nagawa noon, ngayon at magpakasusunod pa? Nabanggit ba ni Karashid yun?
Lahat yun. Kung anong kasalanan gagawin mo ngayon, gagawin mo, kahit ginawa mo kahapon, gagawin mo balang araw, tinubos na ni Kristo yun. Kasamang tinubos ni Kristo, ang gagawin mo lang, lalapit ka kay Kristo at tatanggapin siya bilang tagapagligtas ng sagayon. Patutubos, mapapatawad ang kasalanan mo. O, ibig sabihin, kasala ka pa ulit-ulit pinatay si Kristo? Hindi. Isang beses lang namatay si Kristo, pero ang bisa ng kanya kamatay, pang walang hanggan yun. Sana maging malinaw tayo. Merong mamaya tayong participation. Itayin muna natin matapos yung dalawa. Mamaya aarahin natin sila dalawa ng tanong. Thank you, Maride, moderator. Salamat po, ano. 7 minutes pa daw. Okay. Papatid kayo na binanggit ni Karashid yung ang Diyos naman hindi nagbabago, itulit yung basa, ano. Okay. Ang makapatid ko rito, ang punto ko ron, hindi pwedeng gamitin ni Karashid yung talata sa Hebreo na binasa niya ang Diyos hindi nagbabago. Para patunay si Kristo hindi pwede maging Diyos at maging tao. Kasi sa talata sa Hebreo 1, ang punto ko doon, sinabi si Kristo, Diyos na hindi nagbabago. Kaya makareconcile natin yan. Hindi pwede sabihin ang Diyos, ang Diyos is immutable, kaya si Kristo hindi pwede maging Diyos at tao. Kasi hindi nga po kami naniniwala na nagbago ang Diyos o pagka-Diyos ni Kristo nung pumarito siya sa lupa. Intact yun nga yung hypostatic yun eh. Wala rin sa termino, sabi kayo, wala rin termino sa Biblia. Tinanong si Karashid, lahat ba ng termino pinaniniwala mo, pag wala sa kasulatan, mali na, hindi naman daw, sumanda mo walang paliwanag. So, mga kapatid ko rito, gusto kong sabihin sa inyo, parang tuyayin niya ako kasi nagkamali ako nasagot kanina, but ayan, may mistake naman. Tao pa rin naman tayo, lalo pag nasa harapan kayo ng maraming tao, nagkakamali talaga tayo. Ano? But still, naniniwala ako na hanggang ngayon, hanggang sa mga sandaling ito, napatutunayan ko pa rin na si Diyos, si Kristo ay Diyos na naging tao. Sino raw yung Diyos? Sabi ni Karashid, di ba? Nabanggit niya. Sino yung Diyos na yun? Pinaulit-ulit ko lang sabi, si Kristo nga. Ang ikalawang persona ng kadiyos na nagkatawang tao. Binasa yung talata ka na, God of the Old Testament is the same as God of the New Testament. Totoo naman! Yung God the Father ang tinutukod doon, pero sinabi ba sa libro namin na si Kristo hindi Diyos anak? Si Kristo hindi ikalawang persona ng kadiyos, hindi rin. So, dapat intindihin natin yung libro kung paano po yun sinulat at binuo. Okay? Kapatid ko rito, hindi po tayo naparito para magpagalingan. Madali po magsabi ng amen pag pakaramdam mo na nanalo ka na. O madali magsabi ng alwa akbar pag sa tingin nyo na nanalo ko yung speaker natin. Pero please, mga kapatid ko rito, open your hearts. Buksan natin ang ating mga puso't isipan, hindi po labanan dito kung sino ang mananalo. Ang kailangan po natin dito ay makaabot po sa atin kung ano ba talaga ang katotohanan. So, salamat po, pagpalay tayo ng Panginoon. Si Mr. Indasan. Ano po yun? 15 minutes siya. Pero, ikukulo sa examin ka muna. Ano, may pass-exam pa ba? Meron ko. Meron niya, meron. Wala na. Wala. Sa conclusion. Wala pa kayo sa conclusion. Wala pa, wala pa. Cross-exam muna. Conclusion ako? Pag-iribat pa siya. Okay. Apo. Yung kapatid, gusto kong tanungin sa'yo. Binasa ko kanina yung babalik ko sa paksa. Apo. Sabi po dito sa Santiago, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwan sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iba. Yes. So, paano ba unawain ito? Di ba ito tumutukoy sa Diyos? Tumutukoy po yan sa Diyos, lalo na particular sa Ama. Na walang pagbabago. Ay, yes. Yung nature niya, hindi mo nabago. Hindi mo nagbago yun.
Bukod pa po doon, hindi naman po talaga yun ang punto na talaga. Ang punto is sa pagbibigay ng kalbidi siya nagbabago. Pero, kung sabihin man natin na nature, wala din problema kasi hindi naman talaga pwede magbago ang nature ng Diyos. Okay, so sabihin, sino po ang Diyos na tinutukoy doon? Para sa? Maging malinaw po siya. Basahin po ba? Walang pagbabago po. Apo, basahin ko po muna yung tanata para makatilak po tayo. Yung po ay nasa Santiago 1:17. Okay. So, pwede naman po ako magbasa. Okay. Okay, Santiago 1:17. Sabi po dito. Ayun. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwan sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit ano pa man ng pag-iba. So kung talata lang po yung titingnan, ang ama po ang tinutukoy. So yung ama po, hindi yung nagbabago. Yes, kasi kasama po yung pagkakas. Hindi po siya naging tao. Hindi po siya naging tao, yung anak po ang naging tao. Yung sinasabi niyo sa amin ngayon ay yung anak, Diyos anak, ang naging tao. Apo. Yung naging malinaw sa atin. Kasi ang paksa kasi natin, yung Diyos. Kaya di tayo mag-meet. Yung Diyos mismo ang yung ba naging tao. Pero sinasabi mo, yung tama po yung isang Diyos ang naging tao. Paliwanag ka po? Oh. Okay. Sinabi ko po kanina, pag sinabi namin ang Diyos ay naging tao, hindi namin sinasabi na yung nature ang naging Diyos, kundi yung ikalawang persona nga po ng kadyosan, hindi po namin sinasabi na yung buong Diyos kasama ang Manang Espiritu Santo ang naging tao. Yung ikalawang persona ng kadyosan na nagtatagay ng pagka-Diyos, kaya tinawag ng Diyos ang naging tao. Sandali lang, sabi mo kasi, pag sinabi yung Diyos, tatlo. Wala akong persona, tatlong persona. Ang sinabi ko po kanina, ang Diyos pwedeng tumukoy sa tatlong persona, ang Ama, ang Espiritu Santo. Pero pwede rin silang tumukoy individually sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Wala problema sa mga nilang tao. Pag sinabi bang Diyos, tatlong persona? Depende sa konteksto. Pwede ito sa Biblia, pwede tumukoy sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Pero pwede rin siya tumukoy sa kabuuan, sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Depende mo sa konteksto. Okay, pasensya ka na, hindi kita iniipit kaya lang. Gusto ko maintindihan sinasabi mo. Pero ka ba magbabasa sa Biblia na ang Diyos ay may tatlong persona? Letra por letra? Sabi mo, mababasa. Yung Diyos ay may tatlong persona. Ang sinabi ko po, depende sa konteksto, kung malalaman natin yung salitang Diyos, pwede tumukoy sa Ama, ng Espiritu Santo. Hindi ko po... So, pero wala pong mababasa na ang Diyos ay may tatlong persona. Letra por letra, di ko naman pinagkakailang wala. Pero hindi naman po yung nabantayan namin para mapatutuanan. Mapasalamat po. Meron ka ba mababasa sa Biblia? Sabi mo kanina, paulit-ulit ka, second person ng kadiyosan. Meron ka ba mababasa sa Biblia na ikalawang persona ng kadiyosan? Kumpara sa, kumbaga pareho po sa salitang Trinity at tatlo, ay sa salitang Tauhid at yung mga sanghay hulang Tauhid na hindi mababasa ko na pero rinuwala. Ganun din po na, hindi rin po namin mababasa po yung salitang ikalawang persona pero tinatanggap namin ito kasi yung po yun ay nakikita po. Huwag mo sa aming Tauhid, meron sa Quran yun. Pero yung tinatanong kita, second person ng kadiyosan, meron po ba sa Biblia? Wala. Yung letra po letra, second person, wala. Apo. Ngayon, tinutulang mo yung sinabi kong Homosius. Sabi mo, hindi galing sa Katoliko. Ibinasa ko lang ito eh. A concise history of the Catholic Church. Sila rin po ito eh. Ano pong tutol nyo rito? Mali po ba? Hindi po ba yung salitang Homosius? Sa kanila galing at hindi sa inyo? Sabi ko po, hindi po sa Roman Catholic Church. Ngayon po yung libro, kung gawa po yung Roman Catholic Church, they claim that they are the Catholic Church. No? Pero debatable po pero sa akin. Pero sa kanila po yung Church Father, di po ba? Hindi po sa kanila, hindi. Kasi hindi po Roman Catholic ang mga Church Fathers. They're member of the Catholic Church, Universal Church, pero hindi sila kasama sa Roman Catholic Church. Masayang, wala rito si Melchor. Oo, ayan yung kapag nandito ka sa kanila. Pero magkakayong paman, inaamin mo yung salitang homosyos, hindi kayo ang may gawa. Ah, wala mo akong problema. Ah, okay. Salamat. Ngayon, ilang ano na lang? Okay. Kapatid, para maging malinaw sa mga Muslim, kasi sinasabi mo, Diyos si Kristo, siya yung naging tao, masama bang tanungin ko kung meron ka ba mababasa si Kristo, sinabi niya, ako'y Diyos na naging tao. Letra por letra? Apo. Okay. Hindi naman po masamang tanong ninyo, pero hindi naman siguro masama kung sasagutin ko yung sasagot ng isang Kristiyano. Okay lang po ba? Sige po. Okay. Sabi po mga Kristiyano. Kapag siya naglalaki sa mundong ito, nabigyan ba tayo ng idea, ako yung Diyos at naging tao? Hindi po sinabi ng letra por letra ni Kristo yon. Hindi dahil sa hindi siya Diyos at tao, kundi dahil hindi sa ganong paraan niya gustong ipahayag yung kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. At hindi naman po siguro tayo yung magdidikta kung paano magtuturo si Kristo. Okay. Sabi mo kanina, namatay si Kristo.
Namatay po yung... Ano po ang namatay kay Kristo? Di ba sabi mo, isang, si Kristo may isang persona, di ba? Sa isang persona ito, dalawa ang likas. Tama ba? Dual nature. Two distinct natures. Two distinct natures. Nature. Natures. Yung isang nature niya, para maintindihan ng Muslim. Aha. Yung isang nature niya, Diyos. Meron siyang hindi alam, tama? Yung isang nature niya, yes, kung pipiliin niya ako, yes, hindi niya. Hindi. Hindi siya alam. Meron siyang hindi alam. Yes, yung isang God. Nature niya, alam niya. Yes. Okay? So, ibig sabihin, alam niya isang bagay, at the same time, hindi niya alam isang bagay. Ang tawag mo ron? Ipaliwanag mo nga sa Muslim, sabi mo dalawang, isang persona, dalawang likas. Tama? Ibig mo sabihin, alam niya isang bagay, at the same time, hindi niya alam isang bagay. Okay. So, ang tanong niyo po, sasagutin ko, oh, may kilig po ako. Eh sabi ko po kaya na si Kristo ay may dalawang nature nga po. Dual natures. Okay. Yung pagka-Diyos at pagka-tao. Ngayon. Pagka-tao, hindi niya po alam lahat. Yung pagka-Diyos, alam niya. Ngayon, nasa kanya po yun, kung paiirali niya po yung pagiging okay. Hindi niya nalalaman ng tabagay. Nasa kanya, kung paiirali niya yung pagiging alam niya. Sige na. Balalaki mo na po. Namatay si Kristo, tama? Yung pagka-tao po. Yung po bang persona ni Kristo namatay o hindi? Yung persona niya per se, hindi po namatay yun. Kasi yung persona niya per se, hindi po namatay yun. Yung pagkatao niya po yung namatay. Hindi po yung persona sa pagkatao. Ano po yung persona niya? Tao o Diyos? Diyos at tao. Kasi nga nagtatawang tao ako. So, ano po ang namatay kay Kristo? Yung persona niya? O yung isang likas niya na pagka-Diyos? O yung isang likas niya na pagkatao? Yung pagkatao po niya ang namatay. Yung pagkatao po niya ang namatay. Aha. Nung namatay yung kanyang pagkatao, umiiral pa rin ba siya? Yes. So at the same time, namatay siya, the same time buhay siya. Sabi nga po, namatay yung pagiging tao niya. Okay. Kaya pagka-Diyos ka buhay, at existed pa rin naman. Ano po yung binuhay ng Diyos? Binuhay ng Diyos? Apo. Binuhay po ng Diyos, syempre, yung katawang tao ni Kristo. Working. Nasaan po yung pagka-Diyos ni Kristo nung namatay yung kanyang pagkatao? Tandaan natin mga kapatid na, pag sinabi ko, binuhay ng Diyos yung pagkatao. Ay! Ulitin ko. Sabi mo namatay si Kristo. Sa kanyang pagkatao. Ang namatay kay Kristo, hindi yung kanyang persona. Ano nga nito ha? Ang namatay yung kanyang pagka-Diyos ay pagkatao. Habang namatay yung kanyang pagkatao, nasaan yung kanyang pagka-Diyos? Ibig mo sabihin, ito yung pagkatao, eh na namatay ka, sorry. Ito yung kanyang pagka-Diyos? Tama, ganun ba? Kung yun talaga na nga, ano problema dun? Ang maliwanag po natin dito, kapatid, ang malinaw po dito. Sandali, linawin ko lang ito, dito pag-ipit. Kapatid, sa mga evangelicals, naniniwala sila, ang Diyos ang namatay. Kayo sa Batista, hindi ka niniwala, ang Diyos ang namatay. Yung pagkatao nga. Yung pagkatao niya. Tapos ngayon, o namatay yung pagkatao, eh binuhay ng Diyos ulit. At binuhay ng Diyos. Sino po ang Diyos ang bumuhay doon? Ang nakakaba nga, mababasa po natin, binuhay siya ng ama, binuhay siya ng anak, binuhay din ni Kristo yung sarili, yung katawan nga po niya. Ibig mo sabihin, yung kanyang kalis, isang likas na pagka-Diyos, binuhay din niya, yung isang likas niya, sarili niya, na tao. Ganun mo ba? Ang binuhay nga po ni Kristo yung pagiging tao po na namatay, yung katawang tao. Kasi nga po, binuhay ni Kristo yung kanyang pagkatao, tama ba? Binuhay ni Kristo. Binuhay ni Kristo ang Diyos, yung kanyang pagkatao, ganun po ba? Binuhay niya po yung pagkatao niya na nandun po sa libingan. Kasi binuhay niya? Sinagot ko lang po ito, binuhay po ni Jesus. Ni Jesus? Si Jesus? Binuhay niya po yung katawang... Sino po namatay? Di ba Jesus din yun? Yung katawang tao nga po ni Kristo. Pero Jesus din yun? Yung katawang tao nga po ni Jesus. Ang bumuhay sa kanya si Jesus din? Wala naman po problema kasi talaga. Okay. Saan talata? Saan talata ng Biblia? Na binuhay ni Jesus? Si Jesus. Okay, Tay Rizap, nawala pagkalasing ko sa usapan niya. Baka kaya namatay si Jesus, siya hindi niya alam na siya Diyos. Hindi ba na ganun? Okay, basta! Ilang minuto ako, kapatid? 15 minuto. Isama mo na po. Alhamdulillah. Ay, ang suklusin ito ko, Commissioner.
ako sa usapan namin, nag-request siya, ako ang mauna sa conclusion. Okay? Lahat naman sinunod ko siya eh. Ito lang naman ang pinag-usap ko sa venue dito. Pero lahat, takpak sa last. Ito respect sa ating bisita, ha? Pero pakapakan natin yung ating bisita na ito. Pakita pa rin natin ang pagiging magkaibigan natin. Bagamat tayo kung baga sa boxing, nagbo-boxing sa ring. Pero wala tayong personal. Ina-appreciate ko nga isang saksi ni Oba, isang minister na saksi ni Oba, nung namatay ang kanyang kapatid, ang tinawag, hindi mga saksi ni Oba, ako bilang Muslim. No? Emotion kami, nagyakapan bilang magkaibigan, walang personal. Magkaibigan kami. So, kita mo, of all the people ang tinawag niya ako, sinitasay namin yung pagkakaiba namin. So sana ganun din kami. Ha? Bagamat nagsisipaan kami, sa ring, sa labas, walang personal. Okay? Pero magkakaroon yung paman, ang layunin ko rito, dawahan po si Brother Lucino. Kaya lang, meron akong ayaw palagpasin. Sabi niya, ang tinubos ni Kristo, ano raw? Lahat. Kasi yung tanong ko, anong tinubos niya? Yung kasalanan noon? Yung kasalanan ngayon, yung kasalanan gagawin pa. Lahat daw yun. Sabi ng brother, ang sarap, di okay na. Ganun ba nakalagay sa Biblia? Hindi po eh. Pakibasa mo na sentro yun. Aking ganunin yun. Mababasa sa Hebreo 10:26. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Sandali. Yung kasalanan bang, yung bang hindi mo sinasadya, matuturo na kasalanan? Hindi. Nagdadrive ka sa index. Bigla may tumawid, nasagasama mo, napatay mo. Siguro may pananagutan ka sa tao. Pero sa Diyos, wala kang kasalanan. Bakit? Hindi mo naman intensyon na patayin, mamatay yung tao. Tama? Ngayon, kapag sinasadya ng kasalanan, lahat ng kasalanan, sinasadya. Tuloy mo papasa. Ulit. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Kundi, isang kakilakilapot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupo sa mga kaaway. Kahit Kristiyano nagkakasala, sabi nga ni Pablo, may ilang sa inyo magnanakaw pa rin, nangangalun niya, maglalasing, sinungaling, huwag yung tabihan yung mga ganyan, mga nagsasabing kapatid, pero gumagawa pa rin ng kalikuan. Ano ibig sabihin? Hindi rin pa rin liligtas. Akala ko ba yung dugo ni Kristo, tinubos na ang lahat ng dugo, tinanggal ng kasalanan sa mundo, marami pa rin pagkakasalang karumal-dumal ang ginagawa ang tao, hindi na wala kasalanan sa mundo. Ano tinubos? Mali ang sinabi ni Brother John. Kapag pag-ulit-ulit ka nagkakasala, wala na, isang beses mo lang pwedeng gamitin yun. Kasi sabi sa 6, pag-ulit-ulit mo. Hebreo 6:6. Tuloy. Hebreo 6:6. At pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Isang beses mo lang pwedeng gamitin ng dugo ayon sa teology na sumulat ng Hebreo. Halimbawa, tinanggap mo si Kristo. Magulo pa, paano mo tatanggapin? Born again? Katoliko? Sa Katoliko, pag hindi ka ng bautismo, hindi ka maliligtas. Sa born again, sa Iglesia ni Cristo, ganun din. Seventh-day Adventist, aba, talo tayo ng Seventh-day Adventist, may Seventh-day Adventist sa kaibigan, conservative, hindi nagkakape. Bawal ang kape. Bawal ang supo. Bawal ang, walang dugo. Ang dalag, ito, shrimp, bawal. Oh. Diba? Paano yung pati kasalanan, hindi, pati kasalanan sa future, paano kung di yung magsaba? May kasalanan ako wala. Pati ba yun, tinubos din? Hindi. Pagpaulit-ulit kang nagkakasala, wala nang hain na titira pa.
kundi ka pahamakan. Ibig sabihin, hindi ka rin maliligtas. So, di bad news pa rin. Hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Tama? Oh, halimbawa, tinanggap mo si Kristo. Oh, kaya kinabukasan mo, walang galang sa inyo. Nakakita ka ng sexy babae. Nakaramdam ka na lang, sabi ni Kristo, ang sino bang lalaking tumingin sa babae na may pagdanasang sexual, nagkasala na ng pangangalun niya. O din kasala ko doon. Hindi ka na pwedeng baguhin. Kapahamakan. O di useless pala ang dugo ni Kristo. Hindi ka na pwedeng baguhin ang pagsisisi. Hindi pa papatawad ang Diyos kung walang dugo. Ang bad news, kapatid. Ibinibigay ko sa inyo ang good news. Brother Lucino, ang good news nasa Islam. Sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. O aking mga lingkod na nagkasala ng malaking pagkakasala laban sa kanilang sarili, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag, sa hawa ni Allah. Sapagkat tunay na pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. Sapagkat siya ang nagpapatawad, ang pinakamawali. Wala sa Quran, hindi na siya magpapatawad kung walang dugo. Wala sa Quran, kapag nagkasala ka, hindi na pwedeng baguhin ang pagsisisi. Ang pagsisisi, parati pa rin open kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi naman ako naniniwala na kapag sabadista ka na, kapag kristyano ka na, hindi ka na nagkakasala. Kalukuhan yan. Ang pag-asa ngayon, ibinibigay sa Quran. Oo, si Karasid, nagkakasala. Pero, taglay ko sa puso ko, na walang Diyos, kundi siya. Siya ang aking Panginoon, na nanatili habang nabubuhay. Siya ang aking Diyos. Anong pangako niya? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ano pangako ng Diyos na binibigay? Kaya nanatili ako sa paniniwalang ito. Sapagkat siya may pangako. Ang sabi niya, sino man na nagsasabi ng kanilang Panginoon ay si Allah. Nanatili sa kanyang kamatayan. Ano? Bumababa ang anghel. At ang anghel nagsasabi, huwag ka nang matakot. Huwag ka nang malungkot. Bakos tanggapin mo ang mabuting balita na sa'yo ipinangako. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Doon sa paraiso, nandun na ang lahat ng binibiti mo. Doon sa paraiso, nandun na ang lahat ng hinahanad mo bilang kaaliwan mula sa iyong Panginoon. Itong pag-asa, kapatid, itong pag-asa, ha? Hindi dugo! Hindi kailangan ng dugo ng Diyos ang dugo. Aarap kami, siya mismo ang magbubura ng kasalanan. Kapag harap natin sa araw ng paghukom, tatayo tayo may kasalanan. Pero taklay mo sa puso, walang Diyos kundi siya, tinitiyak sa atin ang kaligtasan. Siya mismo nagsabi, you kafir, buburahin niya ang kasalanan at ikay papapasukin sa paraiso. Tajri min tahti al-anharu khalidina fiha. Dhalika wal fawzul adhim. Upang doon manatili magpakawalang hanggan, ito ang dakilang tagumpay. Aminin ka, kabayan, kayo nakapanood sa YouTube o sa Facebook, yung sinabi ng Biblia, kapag ikay nagkasala, hindi ka na pwedeng baguhin, yan naman na sumatotalo, kaya daw naging tao ang Diyos para tubusin ang kasalanan. Kung totoo na ang Diyos ay mapagpatawad, kung totoo na gusto ko ng Diyos, umahal ako ng Diyos, bakit hindi na lang niya ako patawarin pag humingi ako ng tawad, ng pagsisisi? Bakit kailangan pababain niya pa yung anak niya rito? Anong sense nun? Yung Diyos, ha, sadista, gusto niyang patayin yung isang Diyos din. Nung namatay na yung Diyos, ha, okay na. Alam nyo, may paaral pa eh. Tinumpos ni Kristo ang kasalanan kay Satanas, hindi naman sa Diyos eh. Salungat yan!
sa araw ng Jesus Christ. Yun ang sumatotal. Kaya dito namin kayo hinihikayat, katulad ng mga kababayan natin. Sino mga baligis na ang taas ng kamay? Yes! Allah! Allah! Ilan yan sa kababayan natin naniwala na ang dugo ni Kristo ay mag-aalis ng kasalanan. Pero nasaan ngayon? Nasa pananampalataya ng Islam. Katulad ng iyong kapatid, kasamahan si Nay, nasa amin na, ikaw kapatid, open pa rin. Ha? Ilalakapin ka namin bilang isang kapatid. Sabihin na lang si Allah, Allah, Allahumma shahad. Mag-isaksi ka, Allah, na amin na parating ang mensahe. Bahala ka na kung bubuksan mo ang puso ni kapatid na Diyon. Ha? Ha? Inshallah, kung ikaw nakakalag, kung gagawin mo man, sa pamamagitan ng debating ito, ako naniniwala na ipahayag natin, we already conveyed the message, and by conveying the message, we are already rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, tanggapin mo ito, ang lahat ng mga ito, sapagkat tangi sa pagtanggap mo lamang, kami ang may pakinabang sa aming mga gawa. Amen! Akbir! Allahu Akbar! Maraming salamat po. Alhamdulillah. Okay, pagbigyan natin si Mr. Lucino sa kanyang pagtatapos. At mamaya, magtatanong na kami sa inyo. Sa huli ko pong pagtayo, gusto ko pong munang iparating po sa inyo ang malabis ko pong pasasalamat dahil pumarito po kayo para makasaksi po ng pag-uusap na ganito. Pagpapakita lamang po yan na kahit Kristiyano po kayo o Muslim po kayo, willing kayong makinig sa iba. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili kung pwede po. Salamat din pala, Rashid, sa inyong pagtayo para po sa Islam at sa ating pong Ginoo Moderator. Alam ko po na hindi po naging madali sa inyo pag-aasikaso po dito. O, totoo sa sinabi talagang paksala lang at halos lahat kami ang nasunod, totoo yun. Pero dating dito sa equipment, si kayo po ang gumawa at alam kong hindi po humura to. Kaya salamat po ng marami po sa inyo. Ano ho, mga kapatid po rito. Amen? Hey. ngayon, alam ko wala na po sa topic itong dahilan ng pagkakatawang tao ni Kristo kasi na pinaniniwalaan namin, Karashid, syempre, hindi nyo pinaniniwalaan. Pero dahil nabanggit na rin ni Karashid, pwede, gusto ko na siguro siyang sundan. Ito pa ihintulot po ninyo. Sabi ni Karashid sa Hebreo 10:26 daw, kung sinasadya ang kasalanan ay hindi na mapapatawad. Binasa niyo yung talata, nasa talata naman talaga. Pero mga kapatid ko rito, nung sinabi ko po na si Christ, yung katubusang iniahandog ni Christ ay para sa kasalanan na ginawa mo nung nakaraan, ginawa mo ngayon at gagawin mo pa sa kasalukuyan, hindi po ibig sabihin nung libre ka na gumawa ng kasalanan o pwede mo na sadyang magkasala. Magkakaroon ng bisa sa'yo yung katubusang iniaalok ni Kristo. Kung hihingi ka ng tawad sa kasalanan at lalapit ka sa kanya, hindi mo na uulitin yung mga kasalanan mo. Yun po yung katuruan po namin. Ano ho? Ang nakakamanga, yung ginamit na talata ni Brother Rashid sa Hebreo Jesus, tinalakay dito yung pagiging andog pagtubos ni Kristo. Ano, sayang, Arashid, kung pahintulutan nyo ko, kung pwede magkaroon tayo ng pag-uusap pa sa susunod, kung mapagbibigyan, konsepto ng kaligtasan sa Islam at Kristyanismo, pwede ho. O kung si Kristo may naipakit na matay sa krus, pwede rin naman po. Hindi ka naman po mamasamain po yun. Well, si Allah nakakalam, pero kung masyasyad ako, no? Hindi tayo mag-debate. Salamat po sa hirit. Ano, mga kapatid ko rito, sabi ni Karashid kanina, kung ang Diyos daw ay mapagpatawad, bakit hindi niya na lang daw tayo patawarin, diretso na tayo sa langit? Kung baga kay Allah, si Allah napapatawad daw lahat ng kasalanan. Pero ano yung sinabi ni Karashid? Hindi gagawa si Allah na ang Diyos ng mga bagay na sisira sa likas niya. Binanggit ni Karashid yun, tama? Ang Diyos sa Biblia, kahit po sa Islam, hindi po, bagamat binabanggit ng Diyos ay Diyos ng pag-ibig, binabanggit din po sa atin na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. At dahil Diyos po siya ng katarungan, it requires Him to punish yung mga taong nagkakasala. Ano ba kabayaran ng kasalanan? Kamatayan! Pero dahil mahal tayo ng Diyos, at dahil ayaw niya masira, hindi niya pwedeng sirain yung likas niya na pagiging katarungan, siya yung pumarito dito sa lupa ng katawang tao. Sa persona ni Kristo para tumanggap ng kaparusahan na para sana sa ating lahat, yun ang good news ng Christianity. Ano sabi ni Kristo sa Mark 10:45? Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkod, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay pang kubos sa marami. Yan po ang Jesus naming pinaniniwalaan.
Mga kapatid ko rito, sabi nga ni Karashid, parang kami nagbo-boxing ngayon. Alam niyo, malaki ang paggalang ko kay Karashid. Kung alam niyo lang, halos lahat ng video niya, pinapanood ko yan, sinusubaybayan ko. Nag-friend request ako sa kanya, hindi niya pa in-access, pero nakapollow ako sa kanya. And score, nakalimutan na ni Karashid. Pansin, maraming friend request siguro. Pinanood ko yung mga video niya. Pinanood ko talaga yung mga kapatid kasi gusto kong matubo. Pagpapakita lang yung mga kapatid na hindi ako nagsasarado ng puso. Pero kung kayo, Muslim, pero kung kayo ay Muslim at nagsarado kayo ng puso, may mali din po sa inyo. Kailangan buksan din po ninyo yung mga sarili ninyo na baka mayroon pang katotohanan na hindi ninyo alam. At naniniwala akong sinubukan kong ipahayag po yun ngayong hapon. Ano mga kapatid ko rito? Muli gusto ko po sabihin na hindi po tayo nagpapagalingan dito. Hindi? Hindi? Binagit ko na nga kanina, kung ganila ni pag-usapan, si Karashid namang na. Ano, pumati na nga lang hubalbas si Karashid ka din, diba? Eh, binibigote pa lang ako. Ano? Bota pa ako. Oh? Pero may puting bigote. Mag-asawa pa yan, mag-asawa pa. So ngayon mga kapatid ko rito, pinapanawagan ko po sa inyo na bagaman maaaring may sinasabi ako na hindi po ninyo gusto, ayaw po ninyo, hindi nyo matanggap o hindi nyo masikmura, maiintindihan ko po yun, pero sana open our ears, open our hearts. Binagit niya si Naib kanina. Alam niyo si Naib, matagal ko na ako inaayaw magkaroon ng pag-uusap. Katunayan, hindi nga ako talaga yung naghamon ng debate. Si Naib, kay Karashid ha, si Naib po yung inaanyayahan ko ng pag-uusap kasi dati ko po yung kasama. Pero marami dahil si Naib, ayoko naman sabihing umiiwas, si Karashid yung nagtanong sa akin, baka pwedeng kami na lang. Tinanggap ko po yun. Bumiyay pa ho kami pa Isabela, malayo ho pinanggalingan namin. Sabi ni Karashid, baka masayayan niyo ako? Sabi ko, wag na. Sige, kami na maghahanap. Nagsulisit po ako, makarating lang ho dito. Kasama ko pa, sweetheart ko. Ayun. No? Amen! Pinagbabalay ko yan, ano? Kasi gusto ko nga ano, makausap po si Karashid. So ngayong hapon mga kapatid, nagpapasalamat po akong muli sa inyo, kay Karashid at sa ating moderator at sa ating Panginoong Diyos dahil may pagkakataon tayo makapag-usap po ng ganito. So sana po maging daan to para magkasundo po tayo. Hindi po mag-away. Kami, hayaan nyo kami na ni Karashid mag-boxing. Please kayo, huwag kayong mag-boxing. Ano lalo na wala po kayo sa main. Okay, so salamat po. Pagpalaan tayo ng Diyos. Amen! Okay, nakaraos tayo ng debate noong dalawa. Pero kung may oras pa, pwede ba audience participation, magtatanong kami sa inyo ng dalawa. Pero bago yan, magkamay kayo, Mr. Indasa. Mr. Lucy. Magaling yung moderator. Ngayon, hindi na ako moderator ngayon, audience na rin ako. Kaya nga magtatanong na ako. Ako ang Buenabalo, tapos kayo naman. Ang unang tanong ko sa dalawa, tapos na debate, no? Magtatanong na nga kami. Una, kay Mr. Itasan. Bakit naman ayaw niya pumayag na ang Diyos ay maging tao? Ang kwento niya sa Biblia, ang tao kamukha ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Kaya kung maging tao man siya, di yun din yun. Di ba, Mr. Itasa? At dito naman kay Mr. Lucini, ano ba talaga nangyari kay Kristo? Siya ba'y tao na naging Diyos? Diyos na naging tao? Ano ba nauna sa kanya? Diyos o naging tao? Si Mr. Itasa mo. Well, kung Biblia muna ang pag-uusapan, malinaw sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi tao. Bakit? Malinaw eh. Tapos wala siyang pagbabago. Ang Diyos na natili sa kanyang kaluwalhatian. Sa Quran, ganun din, kapatid. Hindi natin nilimitahan ang Diyos. Siya mismo naglimit sa kanyang sarili. Hindi niya sasalungatin yung kanyang mga katangian. Then, alimbawa, siya'y banal. Ang banal. Wala na mas banal pa sa kanya. Pag ikaw ba naging tao, pagkatapos kumain ka, mag-aanap ka ng CR, banal ka ba? Di ba? May kapintasan ka ba? Meron. Ang Diyos, hindi siya po pwede na maging katulad ng kanyang nilikha sapagkat ang Diyos nananatili sa kanyang kadakilan above all His creation. Yun ang itinuro sa atin sa banal na Quran. At kaya ang sabi niya, lang yalid, walang yulad. Walang anak, at hindi ipinanganak.
Pag sinabi mong ipinanganak, alam mo yung salitang anak ng Diyos, sa Bible kasi maraming anak ng Diyos, hindi na si Kristo. Metaphorical po yun, hindi yun literal. Si David, anak ng Diyos, buktong na anak, Israel, etc., panganay. Marami, may mga anak ng Diyos. Alam niyo ba yun? Sa Genesis, bumaba. At nakipagtalik sa mga babaeng tao. Alam niyo ba yun? Malay mo, baka kasama si Kristo. Mga anak ng Diyos. Oh, hindi literal yun. Metaphorical. Hindi unique yung kay Jesus Christ. The point is, kapatid, ang Diyos, nananatiling Diyos. Walang pagkakataon, hindi siya mismo. Ang sinabi sa Quran, siya ang tagapaggawa. He is the doer of whatever he intends. Siya ang tagapaggawa ng anumang bagay na kanyang naisip. At kapag ninais ng isang bagay, sasabihin lang niya, kun fayakun. Mangyari at mangyayari. Yan po ang Diyos sa Quran. Nananatili siyang sakdal, hindi siya po pwedeng hindi maging sakdal at magkaroon ng kapintasan. At wala siyang katulad. O di pag nakita ko siya, may katulad na. Diba? May kapintasan na. Tulad ko, tawa ko. Ang sabi ng asawa ko, napagawa po raw. Ang kapintasan ko lang, umihilig ako, malakas. May kapintasan. So ganun po yun, ha? Sa papiya na sa... Maraming salamat po. Mr. Lucini, kasi ang paksa kanina, kinwestiyon na eh, can God become man? Tama ba? Dapat yung paksa tungkol sa Diyos, eh, pinaksa mo, kinarne mo si Jesus Christ. Kaya alam naman natin, yan ay anak ni Maria. Kaya ang napatunayan mo, man can be God. Hindi God. Iyan yung simet, yan ang tanong. Actually, hindi po yun ang napatunayan ko. Ang pinatunayan ko po ay si Kristo ay Diyos na naging tao, kaya God can become man. Totoo po na ang tao talaga, hindi tayo pwede maging Diyos. Kaya nga din kinakausap namin yung mga kapatid nating Mormons na nagsasabi, balang araw ang tao raw magiging Diyos. Sa kino-question namin kasi hindi po yun ang turo ng Biblia. Marino sa Biblia, ang tao hindi pwede maging Diyos. Apo, pero kaya nga po. Pero si Kristo nga po ay hindi po siya tao na naging Diyos. Siya po yung Diyos na naging tao. Kinuha niya po yung likas ng tao kaya na ipaglihi siya ni Maria. Pero hindi siya tao originally. Nauna po yung pagka-Diyos niya, nagdagdag na lang po siya ng isa pang likas. Hello. Magandang hapon sa iyo, Pastor, at assalamu alaikum, Brother Rashid. Ang aking katanungan ay ito ay address sa inyong dalawa. Gusto ko ipaliwanag sa inyo dahil, gusto kayong magpaliwanag dahil sa aking maliit na kaalaman sa Biblia ay naukur sa inyong paksa na ang Diyos ay pwedeng maging tao. Kasi sa aking palagay, hindi pwedeng maging Diyos ang tao dahil ayon sa Biblia, kung pinaniniwalaan mo, sa Exodus chapter 33, verse 18-19-20. Sabagat, ang sabi ng Diyos, kung makikita mo ang aking muka, siya na mamamatay kayo. Ibig sabihin, hindi pwede ang Diyos na maging tao, sabagat mamamatay kung sino man ang makakita ng Diyos. Dahil sa paliwanag mo, na si Jesus Cristo ay naging tao, nagkatawang tao. Pero hindi rin ako sumasama yun nun, dahil ayon sa paborito mong chapter, o aklat, na aklat ni Juan sa chapter 5, verse 37, ang sabi ni Jesus Cristo, walang nakakarinig sa tinig ng Diyos at walang nakakita sa anyo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede maging Diyos Jesus Cristo dahil siya ay tao. Nagsasalita siya at hindi pwede marinig ng mga tao sapagkat sabi niya, walang nakakarinig sa tinig ng Diyos at walang nakakakita sa anyo ng Diyos. Siyo lang po, Brother Rasid, pakipaliwanag po ang aklat na aking ang chapter na aking binigkas at si Brother John. Gusto ko ipaliwanag yun dahil gusto malinig ng mga tao dahil napakahalaga po yan. Dahil sa aking paniniwala na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao. Eh meron naman mabuhay sa Biblia na ang tao ay pwedeng maging Diyos. So yun ang aking vice versa, ipaliwanag yun sa harapan ng mga tao. Ayun po ang aking binituan, ito po ay chapter 33 sa Exodus, verse 18, 19, 20. At
chapter 5 na aklatang Juan sa chapter 5 verse 37. Yan po, maraming salamat po. Thank you. Si Luna. Ako na una. Okay. So, sa tingin ko pa, contention po ninyo ay ang Diyos, si Kristo hindi pwede maging Diyos at tao kasi nakita siya, kasi ang Diyos ay hindi nakikita. Yes. Yan po ba, ano? Hindi rin marinig. Okay. Ang Diyos po, sa kanyang original na likas na kalagayan, hindi talaga siya maaaring makita. Pero, dahil nga po siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya niyang pumili ng isang, pwede niyang piliin magpakita saan yung makikita siya ng kanyang mga nilalang. Ano? Kasi ganun nga po ang ating Diyos eh. Katunayan, yung ganung katuruan ay hindi po sa lungat sa itinuturo ng Islam. Halimbawa po, sa isang hadith, sa Tirmidhi number 237, ganito po yung mababasa natin, narrated Abdurrahman ibn Asid. Okay, I'm a messenger, peace be upon him, I said, I saw my Lord, sino ba Lord ni Muhammad? Si Allah. The exalted and glorious in the most beautiful form. He said, what do angels in his presence of Allah condemn about? I said, thou art the most aware of it. He then placed his palm, yung pala doon ni Allah, between my shoulders. And I felt its coldness. Aba, naramdaman pa ni Muhammad yung labig ng kamay ni Allah. He recited, thus we saw Ibrahim the kingdom of heavens and earth, and it was so that he might have certainty. So yung sasabihin natin ng Diyos, si Christ hindi pwede maging Diyos na tao kasi ang Diyos hindi nakikita. Sa tingin ko, hindi po siya magdadakatwiran. Kasi pwede pili ng Diyos magpakita saan yun na nakikita siya. At ginawa nga po ni Christ yun yung nagtatawang tao. Ang isa lang daw po. Hindi, ang gusto ko nang linaw eh, ay yung verse niya hindi anawal sa aklat na Biblia. Ang katanungan ko ay ayun sa versikulo sa Exodus chapter 33 verse 18, 19, 20. Marami pa yata magtatanong eh, kasi nauwi sa debate, tapos na debate. Hindi, yung Mr. Moderator, niinaw ko kasi ang tanong ko ay naukol sa Biblia. Hindi kung saan lang ano ibang ata. Okay. Si Mr. Rindasan. Anyway, anong tanong mo siya kung pwede ka pang nasahin? Sorry. Hindi, sasagot. Ganito na lang, papi mo nasagutin ha, pero para maintindihan ng tao. Sabi ni Kristo, walang nakakita kailanman sa Diyos. Di obviously, hindi sa Diyos nakakita. Diba? Pangalawa, yung sa Timoteo, hindi ka matutulan nun. Hindi si Kristo yun eh. Napapalot ng liwanag na hindi malapitan. Hindi nakita ng sino mang tao makikita man. Kita mo, hindi si Kristo yun, kasi nakita ni Kristo yun. Diba? Ngayon, yung sinabi yung hadith, dapat mabasa mo yung hadith, kapatid. Hindi kami naniniwala na nakita talaga o nahawakan ni Prophet Muhammad. Aisha radiallahu anha, tinanong niya, sinanap na ang propeta Muhammad, have you seen your Lord? How can I see him? Siya'y nababalon ng liwanag. Yun po ang totoong akina po namin. Ha? Sana ha, nabanggit mo yun eh. Hindi po totoong nakita. Sa Bible, si Pablo, pinasinungalingan niya nakita ang Diyos. Sapagkat ang nakita ni Moise, ayon sa gawa, 7:30, ang nakita ay anghel. Hindi po Diyos anghel, sabi ni Pablo. So, kita mo? Pero magkagayon pa man, tama ang sinabi ni Moise, ang Diyos talaga hindi pwede maging tao. Bakit? Tingnan nyo, babasahin ko ito. Paano nang magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? O paano magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Lahat tayo pinanganak ng isang babae. Ibig sabihin, marami tayo sa harapan ng Diyos. Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uhon at ang anak ng tao na isang bulate. Matakin mo, ang tao, uhod. Ang anak ng tao, sino yun? Si Kristo raw. Bulate. Nako mo, paano mo maging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? Ibig sabihin, ang Diyos hindi talaga tao. O, yun lang po. Payag ako na magkaroon ng Diyos Ama, Diyos Anak. Kaya lang kulang, bakit walang Diyos Ina? Ano yan, single payment? Okay, gusto na para... magandang hapon ha, sa inyo lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question ko para kay Brother June, okay? So kayo,
Kasi kanina nasabi mo na tinubos ni Jesus ang kasalanan ng tao. Ang tanong ito po ba ay bukal sa kalooban niya? Kasi kung bukal sa kalooban niya, meron tayong mababasa na kung saan nakalagay yata eh yung, hindi ko lang kabisado na yung katagang Eli lama sa Baktani ng ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung bukal sa kalooban niya, bakit siya nagtangis na, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, hindi niya gusto. Okay. Thank you po, ano? Bukal mo sa kalooban ni Jesus yun. Katunayan, may isang talata po rito sa aklat ng 1G, sabi niya, walang sino mga kumuha ng buhay ko sa akin, kundi kusa ko itong ibibigay. Wala po nagpilit sa kanya, wala nagpiliga, willing po siya. Ngayon, sasagot pa po ako. Sige, sige, sige. Tukol po sa sinabi po ninyong tagpusa-pus po sa sinabi ni Kristo, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Yun po ay alluded sa aklat ng awit 22, which is a messianic psalm na pinapakita na sa gitna ng paghihirap nung una, naghihirap siya, pero nandun pa rin po ang patnubay po sa kanya ng Diyos. Ganun po yung pinaparating ni Kristo doon sa krus kung sinipin niya po yung awit. Bagamat pinagtatawanan siya ng mga nasa ibaba, tinutuya siya, natutupad sa kanya yung propesya na mababasa natin sa aklat ng awit 22. Hindi po yung sinabi dahil ayaw niya, pinok niya po yung isang messianic psalm. Okay, tanggapin natin yung kasagutan niya. Siguro ang gandun talaga yung kanyang kasagutan. Siguro iniiling ko rin ang kasagutan ng ating Ustad Rashid Indasan. Sir, bago muna yun. Doon sa mga hindi Muslim, pwede po kayong magtanong sa mga Muslim, ha? Kasi kung meron din po, yung mga hindi rin Muslim, kung meron hindi maintindihan, magtanong din po kayo doon sa Seventh-day Adventist. Kasi hindi naman lahat yan. Pagsagot dito, salita. Kasi siya na tumatayo kasi may injury ako kaya gusto ko mag-umigil sa kanya. Okay? So ngayon, ako, hindi ako naniniwala na talagang gusto ni Kristong mamatay. Otherwise, drama lang ito sinasabi niya. Kinausap niya pa yung Diyos mag-isa. Ano yun? Lasa. Okay, mula sa Mateo. Ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Ano ginawa? Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Tuloy. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa. Ano sinabi niya? At nanalangin. Ano? Na nagsasabi, ano? Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig mo, sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayon niyang mamatay. Nakiusap siya sa Diyos. Ano yung kupa na yun? Cup of death, kamatayan. Kaya, ang sabi ng Hebreo, 5:7, basa, Jesus. Hebreo 5:7. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin. Sandali lang, ito na naman ang kalituhan dyan. The dual nature daw ni Kristo. Nagdasal ni Kristo, oh. O paano siya ang Diyos? Kung ipapangatyo na mo, akarasin, ang nagdasal dyan, yung kanyang pagkatao, pero yung pagka-Diyos niya, hindi siya nagdasal. Magulo ng pagulo to. Nagdasal siya, basa ulit. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, ano? Si Jesus ay naghandog ng mga panalangin. Habang nakasunod yun, nananalangin, ano sabi niya? At mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha. Si Kristo umiiyak, nananalangin, nagmamakaawa sa Diyos. Pareho lang kami ni Kristo, nangangailangan din ng awa ng Diyos. Ano pakiusap niya sa Diyos? Na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyariang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Yun po. Nananangis siya, ayaw niya mamatay, dinilig siya ng Diyos, kaya hindi siya namatay. Okay, next question. Next question. Okay po, so ayan. From 7 a.m. at this church po, ano po? So ang tanong mo po kay Sir Rashid. Okay po, Sir Rashid, is my question. Sabi mo kasi kanina na makinig ba? Yung po hindi ba pwedeng maging
Okay po. Hindi po pwedeng maging tao ang Diyos, hindi po pwedeng maging hayop ang Diyos. So sabi niya, he can do this stupid things. Stupid things. So therefore, people are product of stupidity. Am I correct? O, pwede niyo po kong itama doon sa bagay niyo. So ibig sabihin, we people are product of stupidity. Ang pagkakalap ko kapatid, binasa ko yung isa-isa, isa pwedeng maging bato, isa pwedeng maging dama. Pero sabi niyo po kasi kanina. No, isa na. Yung mga bagay na yun, therefore, nag-conclusion ako, hindi siya pwedeng maging gumawa ng stupid things in general. Stupid things. Yung sinasabing stupid ang pagkalika sa tao, magkakayong paman, may mga taong stupid o. Ngayon, but you said in general. Okay. So anong point mo lang? Ibig po sabihin, kasama po tayo ng stupid things. Stupid things. Ganito. Kung meron mang kapintasan ng tao kasama ang pagiging stupid o, ay Diyos ang nagsasabi, hindi po. Pero kasi kanina sabi niya, pero hindi talaga pwedeng maging tao ang Diyos. Dahil siya ay po ay sakdal. Hindi pwedeng magkaroon. So, what are we now? Ang tao po may pagka-stupid. Ang stupid po, bakit in general? Ang stupid po, lack of intelligence. Possible po sa isang tao na maging stupid. But in general, hindi po stupid. Uy! So, therefore, may pwede po maging tao ang Diyos? Hindi po pwede maging tao. Kasi nga po, imperfect ang tao. Imperfect. May kapintasan. May kapintasan po. So, hindi na po may kukusnidan tayo kasama doon sa stupid things. Depende po. Pwede ka maging stupid. Ako pwede maging stupid. May mga pagkakabit. Alam mo yung stupid, lack of intelligence. Kakulangan ng kaalaman. Yan po talagang meaning ng stupid. Ha? So, sabihin po, are we product? Hindi tayo produkto ng pagiging stupido. Hindi ko pumagis yung ano nyo, pag-isa-isa. Kasi hindi tayo produkto. Kasi lumalabas po, ang premis mo, ang sabi ko kasi, hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Apo. So, kasi nabigyan ko pangin. Kasi parang ako. God can do stupid things. So yung sabihin po, tayo kasi mga tao, dalika tayo just because of image of God or because of stupidity. Mr. Indahan, Mr. Lucini, isa lang ang nagsabi na God is stupid, si Duterte. Bakit stupid ang Diyos, sabi ni Duterte? Ilika niya ang tao pagkatapos in-expose niya sa kasalanan. Kaya God is stupid. Pasagutin niyo muna. Katwiran kasi, ako gusto ko yung tanong ni Brother Bolt kasi dumaw ko yung logic, ano. God cannot, masabi kasi God cannot make stupid things. So, ginilawa tayo yung Diyos, stupido pa na tayo. Di lalabas namin ka ang Diyos ng stupido. Ba't yung patay nilika, stupido rin. No? So, sabi ni Parashid na hindi kukunin ng Diyos ang likas ng tao kasi ang tao may kapintasan. Sino ba kasi ang nagsabing may kapintasan? Tayo na naman nagsasabi. Diba? Tayo na nagsasabi. O, pangusi Brother Jun. O, may kapintasan yan. O, si Brother Jun ay maitim. May kapintasan yan. Tayo na naman nagsasabi. Hindi naman Diyos ang nagpipinta sa atin eh. So, sa tingin ko, hindi po maganda kapiran yun. Mga kapatid, sabi ni Garfield, hindi lilika ang Diyos na bagay na sisira sa likas niya kaya hindi pwede magtatawang tao si Kristo. Ba, paulit-ulit ko sinabi nung magtatawang tao si Kristo, hindi nagbago ang Diyos, hindi napalitan ng pagka-Diyos, hindi nag-evolve ang Diyos into metamorphosis. Wala akong nasira ang likas ang Diyos kasi buong-buo yung pagka-Diyos na kay Kristo yun. Wala akong gumanong pagkatao doon kaya wala akong nasira ang likas. Kaya sabi ko ay na, hindi illogical ang doktrina ng pagiging Diyos na naging tao ni Kristo kung tama lang po ang pagkakaroon. Thank you. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko sa Islam at sa inyong mga bisita na non-Muslim, magandang hapon po. Ang katanungan ko po kay Pastor ay ano ba yan? Brother June. Ano, kasi dati akong Katoliko. Bali, dati kong kilalang Diyos nga si Jesus din. Pero dahil nagbalik as Islam ako, proud to be by Islam. May tanong ako kasi sa Islam,
ang pinaniniwalaan namin ang plot is Quran, di ba? Sa inyo, nagtatayin kasi ng Bible, di ba? Gusto ko lang sanang malaman kung aalis ako dito sa Islam kung meron kang aano ako sa iyo sa ano yan? Seventh day? Kasi sabi mo, kailangan open din kami, di ba? Na mapakinggan yung ano nyo. Para at least malaman namin kung ano yung katotohanan sa inyo. Gusto kong mabasa mo kung diyan sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na dapat sambahin. Yun yung gusto kong malaman. Kasi ano eh, wala naman akong na ano dyan na nandyan si Jesus na... Mr. Alia, ang damang iwan si Felipe, pabihira ka na lang. Oo, kasi gusto kong mabasa niya para at least malaman na rin na mga Muslim kung may mababasa si Brother June na si Jesus, ako si Jesus na dapat sambahin. Oo, yun, nag-iisang Diyos na dapat sambahin. May sagot ang Burhan. Nakakatuwa po, sister, na bukas po kayo sa katotohanan. At bagamat kayo nagbalik Islam ngayon, sinasabi niyo pa rin po na open kayo. Para baga, maaari makapagbalik Kristiyano naman din kayo. Oo. Pero kung magiging bukas po ang puso natin, sana ganoon na rin po yung pandinig po natin. Ano, okay, sasagot po ako bilang Kristiyano. Okay. Kagayon, katulad na po, ulit ka tinatanong ni Karashid kanina, may mabasa ka ba si Kristo ay ikalawang persona o sinabi ni Kristo, ako'y Diyos at tao? Kung paano hindi mo natin mababasa sa Quran na may nakasulat po dyan sinabi ni Kristo, ako ang Messiah o I am the Almasi. Pero tinatanggap ninyo kasi may ibang dahilan kung bakit kayo pinaniniwalaan. Ganoon din po kami. Bagamat letra por letra walang sinabi si Kristo, Diyos ako, sambahin niyo ako. Hindi po sa ganung paraan kasi gusto ipaalam ni Kristo yung pagiging Diyos niya. Paano po ba? Tingnan niyo ha. Sabi ko Arash kanina, bagamat wala, sino tayo para diktahan si Kristo kung paano niya pakikilala ang sarili niya? Kung gusto niya ipakilala ang sarili niya nung sinabi niya nagpapatawad siya ng kasalanan na Diyos lang ang pwede gumawa, sinabi niya ako ang Panginoon ng Sabat, Diyos lang ang Panginoon ng Sabat. Kung sinabi niya bagay panganak si Abraham, ako nga. Ito tulad ni Karin, sayo, walang pagkakatang sagutin. Eh di tanggapin natin Diyos siya, eh ganun yung paraan Diyos yung gawin niya ipakilala pa kay Diyos siya. Okay, tanggap na rin ang nagtatanong na walang mababasa. So sasagutin to ni Karashid. Yung sa panig naman ni Karashid, yung tanong na yun. Tapos sunod na si brother. Okay, parang sandali. Kaya hindi na kami nag-debate, pero... Malinaw pang Quran. Ang Quran sabi, Wakala al-Masih, sinabi ni Isa, ni Man al-Masih. Quran, di al-Masih siya. Oh. Worship Allah. Sampai ini si Allah. Rabbi wa Rabbukum. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Fa'budu hadha siratal mustaqim. Si Allah aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang iyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Sinabi, sinasabi? Sinabi ni Al-Masih. Al-Masih po siya. At siya, sinabi niya, ako ay inni Abdullah. Tunay na ako ay palipin ni Allah. Binigyan niya ako, ginawa niya akong propeta at binigyan niya ako ng kasulatan at pinaginawa niya akong propeta. Okay? Ngayon, magandang tanong ni sister. Mabuti na lang, sabihin mo siya. Wala po talagang nakalagay sa Biblia na sinabi ni Kristo, ako ang Diyos, dapat mong sambahin. Kung meron sana, itapos na. Ano sinabi ni Kristo? Paliktad. Ano yun? Pakibasa. Unawain nyo lang. Mababasa sa Marcos, Jesus. Marcos 10:17. Ito ang masasabi. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, Mabuting guro! Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang.
Yun ba? Mahirap po nawain yun. Eh, tinanggi ng Diyos siya. Kasi tinanggi niya, tawagin siyang what? Ang laki. Katanggihan ng Diyos yun eh. Bakit mo tinatawa? Na mabuti. Walang mabuti kundi siya lang. Ang Diyos. Hindi siya yun. Kaya lang. Kasi kami mga Muslim ay naniniwala kami na mayroong apat na uri na pagkakaliga ng tao. Unang-una si Adan, nilikha ito na walang tatay, walang nanay. Direktang tanong. Kung si Jesus ay Diyos, o kung si Jesus ay nagkatawang tao at siya ay may pagka-Diyos, bakit ako inugulpi ng aking mga nilikha? Bakit ako kanilang pinako samantalang ako ay Diyos? Kung ako ay Diyos, masot lang, aanin ko sila. Bakit siya binugbo? Ayun lang ang tanong ko. Ang sagot ko po ay nandito sa Pilipos 2:6-8. Sabi po rito, simula natin 5, magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y nakal Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hilubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At malibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Si Kristo po ay ginulpi nung nandito sa krus. Yes, si Kristo ay pinam sa krus nung nandito siya sa krus. Yes, dahil nagpakababa po siya sa kanyang sarili. Kung hindi po ninyo matanggap yun, kasi iba ang pananaw niyo sa Diyos, hindi po sa amin. God humbled himself for us. Bakit? Ginawa niya dahil sa dakilang pag-ibig niya sa ating mga tao. Ganun po ang Diyos na aming pinaniniwala. Salamat po. Okay, next question. Sinabi niyo po. Hindi naman niya sinabi. So, good afternoon po sa lahat. No? Ako po ay Seventh-day Adventist. At ang tanong ko po kay brother, sabi dito sa Isaiah 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, at hari ng Israel, at ng kanyang manunubos, Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang uli, at liban sa akin ay walang Diyos. Ang tanong ko po ito, sino po ang nagsasabing Diyos dito? Follow-up po na sa Bible. Ah, so, ang follow-up po ito. Sige, sagutin niyo lang po. Ano nang follow-up? Ito, yung tanong ko lang po, sino pong Diyos ang nagsasabi sa Diyos? Ang Diyos po dyan ay ang nag-iisang Diyos ayon sa Biblia. Hindi na po, ang nag-iisang Diyos na tunay na lumikha sa ating lahat, yung Diyos ni Kristo. Yung sinabi niya sa 17:3, itong buhay na walang hanggan na makilala ka, nakaisa-isang Diyos na tunay. Ngayon, kung sinasabi mo, yan din na sinabi sa Revelation chapter 1 verse 8, hindi po si Kristo nagsabi noon. At ang Revelation po, base sa panaginip, yung pong ibang version ng Bible, yung pong nasa Revelation chapter 1 verse 8, I am Alpha and Omega, says the Lord God Almighty. Hindi po si Kristo may sabi noon. Di ba yun ang sinasabi mo? Oo, tama. Salamat. Tama. Okay, meron pa po, kasi sa Revelation 1 verse 8, yung tanong ko po dito sa Revelation 22 verse 13. Ganun din, oo. Ganun din, kapatid. Kasi dito, kasi dito, Revelation 22 verse 13, ang sabi po ni Jesus, kapag tinapos mo po ang Revelation 22 verse 13, makikita mo po na si Jesus ang nagsabi. Sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang uli, ang pasimula at ang wakas. Alam mo, hindi na kita masyadong, kasi ba, magdibati tayo dyan eh. Pero ito na lang kapatid, bakit hindi natin mapagbabatayan? Pabi ako sagutin sa'yo, bakit mo pagbabatayan yung Revelation? Hindi naman akto na sinabi ni Kristo yan. Yung sumulat ng Revelation, base yan sa mga pangitain ko noong panaginip. Kaya nga gustong tanggalin ni Martin Luther yung Revelation eh. Sa Bible, alam mo ba yon? Bakit ka kukuha ng batayan sa Revelation? Yun ang sagot ko sa'yo. Pero magkagayon pa man, kaya kong patunayan sa'yo, hindi si Kristo ang Alpha at Omega. Amen! 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 Amen
Si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Wala pong nakalagay sa Quran, gagawin niya ang lahat ng bagay. Hindi po gano'n. Okay. Hindi ko po sinabing kaya ng Diyos gawin lahat ng bagay. Hindi niyo pinaniwalaan na ang Diyos talaga nagtatawag tao. Kasi base sa Bible, wala siyang pagbabago sa kanyang ligtas. Ang Diyos ay hindi tao. Hindi siya tao, hindi siya nagtatawag tao. Ang dahilan po dito dahil sa iyong pagkakaalam at ayon sa iyong moral. Tama po. Quran po at Bible. Ginamit ko po yung Bible, laban din po sa akin katong galing. Ang Diyos ay hindi tao. Hindi ganun po. Kaya hindi po siya tao. Hindi po siya naging tao. Kahit gusto lang naman, ang bagay na gusto lang gawin ng Diyos, walang pipigil dito, magawa talaga niya. Gusto niya. Pag gusto ng, ganda po yan. Ang gagawin ng Diyos yung gusto niya. Pag gusto niya, kaya niyang gawin. Pero kaya lang pinaliwanag po sa atin sa Quran at sa Bible, hindi po niya gagawin maging tao. Hindi niya sasalungatin yung kanyang kalikasan. Ako niyo, inamin naman niya, yung ama hindi naging tao. Kasi, ito. Yung anak daw ang naging tao. Sa dami kasi naniniwalang si Christ ang Diyos nagkatawang tao, sa daming... Sino po ba yung Diyos na tinutukoy yung nagkatawang tao? Si Kristo. Si Kristo. Hindi ako, hindi. Inagkatawang tao si Kristo. Ang mga po, hindi. At sa dami kasi naniniwalang nito, sa Islam, hindi ka naniniwalaan ninyo. Yun lang po. Hindi po talaga nagkatawang tao. Wala po. Yan po yung paniniwala ng pagano. Paalala lang muna kay brother, ano? Brother, hindi naman po kung kami mga Muslim, mga anti-Christ po kami o anti-Kristo. Hindi po kami magiging garap na Muslim pag hindi po kami naniwala kay Jesus, kay Maria, at sa mga anti-Christ. Kasi baka mamaya akala niya anti-Christ. Pasagabi lang, ha? Ipapasalamat ako sa Islam in Focus. Okay, tatanong kasi. Ha? Ipapasalamat ako sa Islam in Focus. Siya po yung ating official na coverage, video coverage po natin. Sa panguna po, Ustad Ahmad Apir. Wow. Masang ko lang kayo, Ustad. Masang ko lang kayo, Ustad. At yung mga volunteer pao dito. Yan ito. Ito po dito. May kusalam. Maraming salamat po. Paalala lang po yung halaman sa gilid kasi magbabayad tayo dyan, nasira na po. Baitus salam, maraming salamat. Sa panguna po ni Brother Jada. Ha? Baitus salam. Opo, yung jamaan ng Masjid al-Quran. Bismillah. Ang tanong ko, batay dun sa sinabi mo kanina, na patungkol sa pagligtas o pagtubos ng kasalanan, kung natubos, ano ba yung tinubos? Yung nakaraan, kasalukuyan, at yung hinaharap. Nabanggit mo natubos na. Tama po ba? Okay. Natubos na. Subalit, kailangan humingi muna na para matubos ka sa lahat na yon, kailangan humingi ka ng kapatawaran. Tama po ba yun? Tama mo kung mali yung pagkakaunawa ko, ha? So ngayon, kasi sabi rito sa Hebreo 6, at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Halimbawa ako, tao ako, di ba? Humihingi ako ng tawad sa Diyos. Kasi marami akong nagawang kasalanan eh. Humihingi ako ngayon. Bagamat tinubos na ni Jesus yung kasalanan ko sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, ang sabi rito, di niya maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ano yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos? At inilalagay muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito yung tanong ko. Kung tinubos na ang kasalanan ng nakaraan, na kasalukuyan at panginaharap, bakit kailangan pa akong humingi ng tawad kung tinubos na? Bakit? Gayong sinabi rito,
hindi ka na babaguhin ng iyong pagsisisi. Kaya ka nga nagsisisi kasi humihingi ka ng tawad. Gusto mo magbagong buhay. Gusto mo ang buhay mo ay maging maayos at maganda. Yun po ang tanong mo. Malinaw kasi, ito mismo. Totoo po, sinabi ko yun. Pero bali na rin binanggit ko na yung efficacy ng katubusan ng pisto, hindi po basta gumawa ka ng gumawa ng kasalanan. Kundi efficacy po nun nasa tao lumalapit sa kanya tumigil ng tawad sa mga kasalanan. Okay, yung sinabi kong natubos, hindi ko po sinasabi na basta gawin mo na lang ang gusto mo. Hindi. Gusto mo yun, lalapit sa kanya yung bisa ng katubusan, mamapa sa'yo. Yun po sinasabi. Kung ngayon sa binasa po ninyo sa Hebreo 6, ano-ano, sabi ko, saka na hiwalay sa Diyos, hindi na bari bagay babaguhin ng pagsisisi. Pagtingin po natin yung teksto po, nandun po yung sa kasalanan sa paulit-ulit na ginagawa o sinasadya. At eh, hindi ka talaga mabaguhin ng pagsisisi eh, kasi sinasadya mo eh, ginagawa mo ulit yung kasalanan. So yun po yung pagbibigay. Eh, salamat po. Salamat. Tanong po ako, dalawa. Yung isa po, Muslim. So, may nabasa kasi po ako, yung sabi doon ay, kung sino po ang mangista sa araw ng Sabat ay magiging munggoy. So, ano po ba yung official stand ng Muslim regarding sa Sabat? Pangalawa po, mayroon po bang hula or prophetic na tungkol po sa relasyon ng Muslim and Seventh-day Adventist and the last day? Yan po, yung both sides po. Tinatanong ko lang. Hindi po nakalagay sa Quran, kung sino bang ginawa sa Sabat, gagawin unggoy. Yung po'y pas, meron siyang ginawang unggoy sa mga Hudyo. At yung po'y panahon ng mga Hudyo. Panahon ng batas nila. Si Allah po ang nagbigay ng yung musab sa kanila, pero yung parusa sa kanila. Kasi marami pong pinagbawal sa mga Hudyo, dala ng kanilang katigasan ng ulo. Okay, so yun po. Pero hindi kami sakop sa yung musab, kami po'y Jum'ah. Friday, na nakalagay po chapter 72 ng Quran, kami po ay nasa Friday. Bakit po? Tingnan nyo. Ang dahilan kung bakit Sabat, Sabado, sapagkat dito nagpahinga ang Diyos. Ayon sa... Yung concept po ng pahinga ng Diyos, wala po yun sa Quran. Eh bakit Friday? Maraming paliwanag. Una, Friday po, pinatawad ng Diyos si Adan at Eva. Yun ang good news na wala sa Bible. Hindi po namin minanang kasalanan. Pinatawad po sila ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila humingi ng kapatawaran. Pangalawa, yung Friday po ay nakalagay po sa Quran, utos po ni Allah. Yung aming congregation prayer ay Friday. So yun, maraming salamat. Doon po sa tanong kung mayroong spesipikong hula sa Biblia ba? O magkakaroon na nag-ugnayan yung Muslim at Kristiyano, wala akong nabasa dyan. Pero ang sabi po kasi sa Jesus sa Biblia, pumayo kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa sanglibutan. Ano? So bilang mga Kristiyano, meron po kami gawain na iparating po sa inyo ang Ebanghelyo. Ano? Sa abot namin mga kaya, tanggapin man ninyo o hindi, pamahalaga na iparating po namin sa inyo. Yun po yung masasabi ko. Next question. Kaya sir, Islam. Maganda nga po sa lahat. SD po ako. May tanong lang mo ako at may tinutuko yung Bible. Ito yung tanong ko sa Filipos, Jesus. Pansinin mo natin na ang lahat ng tuhod, saan lang natin lulod ang tuhod? Di ba sa Diyos lamang? Sino ang tinutukoy dito? Filipos 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit. Nasaan? Nasa langit. Sino pinapaluhod? Mga anghel. Nasa langit. Walang ibang tao sa langit. Kundi ang mga anghel. Langit at nang nasa ibabaw ng lupa, nang nasa ilalim ng lupa. Sino ba ang tinutoy niyo, sir? Salamat. Alam mo, yan ay sulat ni Pablo. Maraming problema dyan sa talatang yan. Kung yan nga, niskutanes ko na yung isa-isa. Magkagayon pa man, kung totoo yung sinasabi mo, dapat sumamba kay Kristo. Bakit hindi ginawa ng mga alagad ayon sa kwarto ng gawa? Nung sila yung nanalangin, hindi si Kristo tinawag nila ang Diyos pa rin. Ang tawag nila kay Kristo, alipin ng Diyos. Binanggit nila, tinawag nila yung Diyos, Diyos ni Abraham,
binanggit nila si David, alipin mong si David at nakalipin mong si Kristo. Ganun magdasal ang mga ano eh, ang mga alagad. Hindi po sila nagdasal na, in the name of power, the Lord Jesus Christ, amen. Wala pong ganun, sa 4 po ng gawa, basahin po ninyo. Pangalawa, sasalamat po yan sa sinabi ni Kristo ayon sa Biblia. Sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, 4 ng Mateo, lumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasama, at siya lamang ang iyong paglilingkod. So, yun po ang sagot ko dyan. Okay, last two questions para huwag tayong gabihin. Tigisa. Okay, isang question. Kung merong sa Batistang gusto magtanong, yan. Ah, sa'yo, pwede ba rin ba o tatlo? Ah, sige. Okay. Ang tanong ko ay kay sa aming kaibigan si Brother Rasip. Bago ako dumako sa isang tanong, ay tatanong ko muna kung yung ba... Kaibigan, pakilala mo muna kung ikaw Kristiyano o Muslim. Ako ay Adventist. Okay. Tatanong ko muna yung sulat ni Moises sa Old Testament, yung 5 books, lalo naman siguro yan. Yun ba'y kasama pa sa Biblia? Bago ako dumako sa tanong. Opo. Naniniwala mo ba kayo doon? Hindi po kami naniniwala na yung Pentateuch na tinatawag yung 5 books of Moses, ha? Yung Genesis. Dito pa yun sa Biblia? Opo. Genesis, Numbers, Deuteronomy, Exodus, Leviticus ay sulat ni Moses. Hindi po kami naniniwala na yung the so-called sulat ni Moses ay sulat ni Moses. At hindi rin kami naniniwala na ito'y salita ng Diyos. Okay, so may pilit man ako doon, wala rin, di ba? kasi, ang tanong kasi ay particular kasi doon tungkol sa wala nakita sa Diyos. Old Testament, binanggit niya. Ang Old Testament kasi nagpapakita na ang Diyos ay nakita. Ang Diyos mismo nagsabi na siya ay makikita. Ano po? May talata pa ako dyan. So, maraming salamat po. Napasa ko rin po yun. Kaya ang problema, sa New Testament, kinontra yun. Hindi nakita o makikita man. Tapos ang sabi ni Pablo, sa gawa, ang nakita ni Moses, ang hell, hindi Diyos. Ang laking problema dyan eh. Contradiction yun. So, kaya nga hindi na ako pupunta doon kasi hindi nyo naman ito pinapaniwala. Kaya ang aking kwan dito, no? Nasiyahan ka ba sa sagot? Oo, okay. Okay na. Pabalik ako doon sa topic po. Ang topic kasi ay hindi kasi nabanggit kong ilang minuto na ang Diyos pwedeng maging tao. Walang nabanggit kung ilang araw, kung gaano kahaba, wala pong nabanggit. Basta ang tanong ay pwede bang maging tao ang Diyos? Walang limit kung minuto, segundo, wala. Basta ang tanong yun. Ano? So ngayon, pinatunayan ni Brother John na si Kristo ay Diyos. At nakita ko ito, hindi nagkasundo sila. Kasi ang tinutukoy ni Brother John, gusto patunayan sana yung Ama. Pero pinapakita ni Brother John na si Kristo ay at walang tinutol na hindi Diyos si Kristo. Ang tanong ko kay Brother Rasip, meron ba tayong mababasa sa Biblia na sinabi na si Jesus ay hindi Diyos? Diyo, yung mabasa, parehas nung tinatanong niya kanina na meron ba mabasa na ikalawang persona? Kanina kasi, sabi mo, ang pinatunayan ni Brother John, Diyos si Kristo. Hindi naman yung paksa namin. Kasi, matagal ko lang pinapaksa yan. Sawang-sawa na ako sa paksa na yan. Ang gusto kong paksa, si Muhammad ba'y sugo ng Diyos? Diba? Yung kasama nyo, yan ang paksa namin. Jesus pa'y Diyos. Pero ahalit lang, ngayon Muslim na. Marami na ako nakalaban, yan ang paksa. Yan yung paksa namin. Hindi ko lang tinutulan na si Kristo raw yung Diyos. Una, hindi namin paksa. Pangalawa, may tutul ako kanina. Hindi talaga ito si Kristo. Ngayon, meron kang mababasa na hindi sa Diyos. Kanina binasa ko na eh. Unawain mo lang eh. Ano sabi ni Kristo? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang. Ang Diyos! Oh, tapos. Correct. Tama. Okay, next question. Takdir! Sasagutin daw ng kabilang panig. Nakakatuwa, kanina, pilit tayong inahamon na paglabas ng talata, sinabi ni Jesus, ang Diyos ako, sabay mo ko, kung sinabi ni Jesus, ako yung Diyos sa tao. Pero sa Biblia, wala ka rin namang mababasa, sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos, huwag niyo ko sambahin. Amen! Wala rin naman!
Kaya nga sabi ko na hindi natin pinapatunayan si Kristo ay Diyos dahil sina, hindi na tayo naniniwala si Kristo ay Diyos dahil sinabi niya, Diyos siya ng letra-formeta, kundi hindi sa ganong paraan niya gustong ipakilala yung pagka-Diyos niya. Didiktahan ba natin si Kristo? Okay, so sinabi ni Karasid kanina talata, sinabi ng Kristo na bakit mo kong tinatawag na mabuti? Wala ibang mabuti kundi ang Diyos. Sabi sabi si Kristo hindi mabuti? Sinabi si Kristo eh. Ang punto dito na, ang nakakatuwa dito, may mababasa tayong talata na sinabi ni Kristo, mabuti siya. Gusto nyo? Oo. Ayan. Dapat magbang. Sabi siya, pwede ko bang sumagot, mga kapatid? Iba ko tapos. Okay. Sa Manjis, sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Pastor lang siya, hindi siya hindi ko yung sanungan. Doon po sa talata, hindi ikinakailan ni Kristo yung pagiging mabuti, kundi sinasabi ni Kristo sa nagtanong sa kanya, yung ikinakabi ko sa akin, titulong mabuti. Sa Diyos lang yun, at kung naniniwala kang mabuti ako, di Diyos ako. Wala kang mabuti. Okay, question. Sinabi lang mabuti. Simple lang yung tanong ko, no? Sa inyo, ang istan nyo, si Jesus ay nagkatawan-tawa, no? Tapos may... Kasi pagkatawan-tawa, ibig sabihin walang kapangyarihan, di ba? Sabi niya pagkatawan. Ngayon, yung mga sa dami-dami ng ginawa niyang himala, alin doon ang sa kanya mismo? Sa dami ng ginawa niyang himala, di ba? Dami ginawa ang himala, yung tao siya, di ba? Alin yung sa kanya mismo siya yung nagpamayari ng himala na yun? Masagot din ako, ha? Oo, sagot. Pwede lang panin. Anong nagawa niya ang himala? Anong nagawa niya? Sarili niya ang himala na hindi galing sa ibang Diyos. Lahat hindi naman kasi hiwala yung gawa niya sa gawa ng Ama. Ano ba sabi ni Kristo? Lahat ng nasa Ama ay akin. So ano ginagawa ng Ama? Ginagawa rin ni Kristo. Hindi naman po ang kontrol. Pero humingi siya ng pahintulot. Yung? Humingi siya ng pahintulot. Sa kanyang pagiging tao, kailangan bigyan siya ng pahintulot. Pero sa kanyang pagiging Diyos, they're working in unity. So wala akong contradiction ko. Kailangan makikita natin yung pagiging Diyos at tao ni Kristo. Okay. Meron yun. Ako sasagot. Yun. Una. Una. Si Jesus may sabi. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti! Kundi, isa lang! Ngayon, pinipilit mo, mabuti rin siya. Kundi, magkakontra yun. Correct! Walang mabuti kundi isa lang ang Diyos. Mahirap pa intindihin yun? At yung binasa mo, ako ang mabuting pastor. Diba hindi sinabi, ako ay Diyos? Iba yung mabuting pastor. Doon sa tinutukoy sa Diyos. Ha? Pangalawa, ano pa yun? Ano yung himala? Yung himala, si Jesus Christ, magkaling sabi sa paggawa. Hindi, sabi ni Jesus, I, by myself, can do nothing. Sa ganang aking sarili, ako'y walang magagawa. 5:30 ng wag. Yung himala niya, wala siyang himalang sarili niya. Kano yung galing himala? Basa. Gawa 2:22. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Sino gumawa? Ang Diyos. Sa gitna ninyo. Ang ngayon, kung ang Diyos ay tatlong persona, may problema na naman. Di ba? Nahihirapan po siya na Diyos na, tao pa, blablabla. Kaya pong nawa. Okay, sasagutin daw. Para tayo nagpuhati ulit. Pero dahil sa matutukay, sasagutin ako kasi dapat hindi na ako. Okay, ganito po mga kapatid. Ano? Ulitin ko, hindi ho ikinaila ni Kristo hindi siya mabuti doon sa talata. Pinapahiwatig na lang ho doon sa kausap niya. Kung naniniwala kang mabuti ako, tanggapin mo doon sa ako kasi Diyos ay mabuti. Ang binasa kanilang talata ni Karasi dito sa 4:1, sinabi ni Kristo wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Yun nga yung Trinity, the networking alone together, they're working in unity. Ito ang sagot ni Karasid sa 1:19. Sumagot nga, kapelo, kapelo, kapitulo.
Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Tuloy natin. Sapagkat ang lahat ng bagay na ginagawa ng Ama, ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayong paraan. Kung ano yung ginagawa ng Ama? Ginagawa ni Kristo. Eh paano magagawa ni Kristo yung gawa ng Ama? Hindi naman siya Diyos. Hindi dapat Diyos siya para magawa yung gawa ng Diyos. Thank you. Pagod ka, isasagod din lang. Sabi niya, alam niyo sila nagtatrabaho ang dalawa. Hindi pwede mag-isa lang. Ganun ba? Ang Diyos mag-isa lang kung lumika. Sabi nga niya eh, mag-isang naglaglad ng mga langit at lupa. Sino ang kasama ko? Amen! Okay, isang tanong. May tanong pa. Isa na lang po na. For the last question, para po sa mga kapatid natin Muslim. Na okay po, isa na lang po ba? Okay po. Kayo po kayo naniniwala sa Biblia? May kasunod pa po ang tanong. Kami po ba naniniwala sa Biblia bilang salita ng Diyos? Hindi po. So, sa nakatuloy po ba, yung mga ginamit mong talata laban sa amin, hindi mo pinapaniwalaan na ginamit? Ganito. Ganito. Sabihin ka po muna para maging kompleto po yung konteksto ng aking pong tanong. Sa makatuwid po ba, yung mga ginamit, kahit ginamit mong talata sa Biblia laban sa amin na si, pinapatunayan mo na si Kristo ay hindi Diyos, ay hindi mo pinapaniwalaan o pinapaniwalaan mo? Sandali ho. Kung napasubaybayan mo yung mga debate ko, kapatid, which is I'm sure hindi, ang paliwanag ko sa tao, ginagamit ko ang Biblia para makipag-usap sa inyo, mga Kristiyano. Kasi ang Biblia, salungat din sa inyo. Regardless kung naniniwala ko, hindi. Kasi kung Quran, ayaw niyo maniwala sa Quran, eh kung Quran sana, tapos na. Eh ayaw niyo maniwala, anong gagawin ko? Nagamit ako ng Biblia. Kasi utos yun yan eh. Ano utos lang ako? Ngayon, foundation ng comparative religion, ito ni Bikitab, bring your book, in kuntum sadikin, kung kayo may nagsasabi. Salamat ako. Second question po, last question po. So, sa palagay niyo po, kaya po hindi niyo maunawaan yung pagka-Diyos ni Kristo sa Biblia. May ilang talata kayong tinatanggi kasi kontra sa inyo at may ibang talata kayong pabor sa inyo. Pag pinasa ko ang Biblia, nauunawaan ko talaga. Ano yung pangunawa ko? Na mayroong Diyos, isa lang, hindi si Kristo. Bakit? Tiningalan niya eh. Buhay na walang hanggan. Makilala ka! Alitinos, Teos, ka isang Diyos na tunay. Ang tigas na lang ang ulo mo pag yung pala. Hindi na sagot yung tanong. Hindi ko buhay yung sagot doon sa tanong ko. Pero maraming salamat po sa inyo. Okay, pagdilin natin, 78 Adventist pa rin. Puro sila, sige. Yung tanong po, tatlo to mayroong mabilis na sagutin. Una po, sino po para sa mga Muslim si Philo? Ito po isa, walang po ang sa amin si Philo, pero sa history, si Philo po ay isang sumusbong sa Palestine. Siya po ay nagsulat ng libro. Wala pa si Cristo. Wala pa po si Cristo. Ano pong ano niyo po sa kanya? Siya pa ay Mandaraya o ano rin ang mundo? Hindi ko masabi Mandaraya, hindi ko sabi nila eh. Ang sinasabi ko kanina, yung sumulat ng Juan, yun ang Mandaraya. Bakit? Kasi kinopia lang to kay Philo. Yun yun. Si Philo, ala, hindi niya kasalanan yun. Yung Logos, bakit nasama sa Juan? Hindi kasalanan ni Philo. Siya sumulat, kaya lang may naglikot. Yung sulat niya, inilagay sa tinatawag na John. Ito po, kung titignan po natin, kinuod po ng Quran ang Biblia according sa ano po, sa word. Tanong. Sa salita, ito po yung sinasabi po sa Surah 345, si Kristo, siya rin po yung salita. So kung yun dyan, yung sumulat ng Mandaraya, yung nag-quote ba nito na sumulat? Saan nag-quote yun? Saan nag-quote yun? Dapat may papaliwanan ka dyan gagawin ka pa din. Hindi po, hindi yung salita ni Allah, hindi si Kristo. Hindi po may sabi ng Allah. Maraming salamat sir. Pagbigyan natin to sister. Akala ko, uwi ka na.
Ang sumagot na, sasagot na naman ako. Pero po, sasagot na ako, okay lang. Gusto ko sumagot kung mabibigyan nyo. Kahit ito lang po yung uli kong sagot, ano. Okay. Kasi, may gala pa po kami, uwi kami sa Bella Province, ano ko. Yung binagit ni Karashid na yung Jan 1-1, yung Lobos daw doon ay galing kay Pilo Alexandria. Wag ko kayong mag-alala, nag-aral din po ako doon at malinaw na iba yung Lobos ni Pilo sa Lobos na isinulat ni Juan. Ang Lobos, kung titingnan natin ito, kung ikukumpara natin sa mga Jewish targums, kinuha ni Juan, si Juan ang sumulat, tapos sa susunod na pag-uusap, patutunayan natin yan, kinuha ni Juan pa, kasi yung divine, yung memra, which is translatable as Logos, sa sinaunang isipan ng Mojo, ito yung divine manifestation ng Diyos. Ipinaparating ni Juan na si Kristo ay divine manifestation ng Diyos. May pagkakaiba yun. Ginamit ni Karasi yung John 17 verse 3. Makakilala ka nila. Okay, yung bitrata. Sinabi ni Kristo, Ama, makakilala ka nila na iisang Diyos sa tunay. Hino, ginuskinton mo ng alipinot tayo. Yes? At tinignan kasi ni Karasi doon yung Greek na monos. Hindi niya tinignan yung Greek na alipinot. Ano ba yun? Yung alipinot sa mga lexical support ay pagkukumpara lang sa mga peking Diyos-Diyosan. Kaya nung sinabi ni Kristo sa talata, Ama, makilala ka nilang iisang Diyos na tunay, particular yun sa mga peking Diyos-Diyosan. Peking Diyos-Diyosan ba si Kristo? Hindi. So, hindi siya kasama doon. Ang nakakatuwa, sabi ni Kristo, makilala ka nilang iisang Diyos na tunay, at siya iyong sinugo sa mga pinbagay sa Yesu Kristo. And yes, Jesus ay sinugo kasi nagkatawang tao siya. Pero nasabi niya, para magkaroon ng buhay ng wala hanggang ng tao, kailangan hindi lang yung Ama makilala, pati yung anak. Hindi pinapantay yung sarili niya sa anak, sa ama, tinatambal niya yung sarili niya sa Diyos. Ano? So, ginawin ko sagot, Karashid. Saba, kayo naman sa sagot. Next question na. Rasul Tano, bakit hindi sinabi na makilala nila tayong dalawa na tunay na po? Ipaliwanag. Okay. Kasi hindi nga po sa ganung paraan gusto pakilala ni Kristo pang Diyos. Huwag naman natin siya hindi. Parang ganito, hindi naman natin pwede mo. Dapat ito sinabi ni Kristo, dapat ito yung ginawa niya. Hindi, hayaan natin si Kristo yung magsalita halang-halang sa sabi. Hello po, good afternoon. Thank you po sa chance kay Brother Rashid po. Kasi po, naniniwala po tayong pareho na makapangyarihan ng Diyos. Diba po? Sabi po kanina. Then sabi po kanina impossible po na maging tao si Kristo, hindi po kaya sa ganun paniniwala, parang pinilimitahan natin ang pagka-Diyos? Ganito ho, muna-muna, hindi kami niniwala si Jesus ang Diyos. Ako mo? Kaya sinasabi ko kanina, sana yung Diyos na tinatanggap namin dalawa, kung yung ba'y naging tao. Pangalawa, yung tanong mo niya, tanong ng itis yan. Hindi ba nilimitahan? Parang nilimitahan natin ng Diyos. Diba? Pag sumagot ka ng oo, lahat na lang gagawin ng Diyos, itatanggapin mo, pwede siyang maging langaw, tapos titirisin natin. Pwede siyang maging lamok. Kasi gano'n ang itis eh, pwede siyang maging kulangot. Tawarin ako ni Allah. Hindi siya tinutukoy ko doon, yung Diyos sa Biblia. Yun po tinutukoy ko. Ngayon, kapatid, si Kristo, hindi siya nagsabing Diyos kasi hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos, nagpapakilalang Diyos talaga. Basa. Okay. Basa. Genesis 35:11. At sinabi ng Diyos sa kanya, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang Diyos na papakilala. Ako ang Diyos! Walang Diyos kundi ako. Sa Quran, ganun din eh. Ha? Ang sabi niya, tunay. Innani anallah. Tunay na ako si Allah. La ilaha illa ana. Walang Diyos kundi ako. Fa'budni. Sambahin mo ako. Lakin salata wa dhikri. At ikay magsagawa ng pagdarasal bilang pagkalala sa atin. Ang Diyos nagpapakilala siya ang Diyos. Nakuha niyo? Ano yung sinabi niya? Nakalimutan ko. O yung pagbasa ng 17:3. Parang tinuruan ka ni Ubidus tungkol dyan. Tama sabi niya eh. Makilala tayo ng isang Diyos. Hindi. Makilala ka. Kausap niya yun eh. Ano sinasabi nung para ikumpara sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Panalangin ni Kristo yon personal sa Diyos. Kausap niya, tinigala niya sa langit eh. Ito ang buhay na walang hanggan. Na makilala ka na kaisa-isang Diyos na tunay. At si Kristo na sinugo mo. Talagang sugo si Kristo. Ganun paniniwala namin eh. Sugo si Kristo. Kaya nga ganun na sinabi niya sa Biblia eh. Upang malaman ng sanlibutan, sumampalataya sa libutan, na ako'y sinugo mo. So, yun po, no?
Papaalam na yan. Okay, last question na. Ito na lang. Kauli-ulihan. Kay Brother Bashir. Sandali mo na. Ito mo na. Kanina pa to eh. Kay Ustad Rashid na lang. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang hapon no, sa lahat po ng mga kababayan po natin. At lalo-lalo na dito sa Seventh-day Adventist, masyaallah. At ngayon ay nagtagpo-tagpo din. No. Matagal na itong nagme-message sa akin na makipagdebate. So sabi ko nga sa kanya, si Ubidos, nakaharap na natin. So, estudyante kayo ni Ubidos, di ba? Okay, so kasama kayo. So ito na lang ang tanong ko na, kasi binabanggit mo kanina yung patungkol sa pagtutubos ng kasalanan. Di ba? Ang tanong ko lang dito, kanino tayo tinubos? Hindi ba galing tayo sa Diyos? Pag-aari tayo ng Diyos? Kanino niya tayo tutubusin? Yun ang tanong. Wala mo kaming turo, liligawan namin. Kulang namin sa karas tayo tutubusin, ha? Yung sinabi ni Parang Shin. Apo, yes. Intro lang yun. Apo, intro lang po yun. Okay, pagbigyan niyo ako. Okay. Okay. Na tayo po mahulog sa kasalanan, nagkasala po tayo sa Diyos. Hindi tayo po tutubusin tayo sa kaparusahan ng kasalanan na nagawa natin sa Diyos. Kaya po sabi sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapuan ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen! Thank you po. Respetuhin natin sila kasi malayo biyahin nila. So, napagbigyan naman tayo na eh. Ano ba? Ayun na, papaalam na nga sila eh. Oh. Ah, sige, si sister. Ito na, last na to. So, last two, ano? Last one! Sige po sa pagpunta nyo dito, galing dito kami sa malayong Pampanga po. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm just very conflicted about the idea na si Jesus is also God. Because if He was God, like you said earlier, He was 100% God and 100% human in His, you know, in His persona, with two natures po. Why did He have to talk to God? Why did He have to pray? Why did He have to ask God for anything when He was 100% God at the time that He was here in the book? Pakaramdam ko, mapapalaban ako sa English. Mukhang tapos na tayo ah. Okay, malayo pa rin ang uwihan ko dyan sa white light. Nahiyaw ko kami sa layo ninyo ah. Okay, sagot niya. Why He have to talk to God? Yun na, ang sagot na po ay miss na doon na rin po sa tanong. Ano, gaya po na binanggit ko kanina, hindi po kami naniniwala na isang lang persona ng Diyos, kundi tatlo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. At kung nagkatawang tao si Kristo, naging tao siya, alam naman wala siyang kilalanin Diyos, wala siyang dasal ng Diyos. Nagkatawang tao nga, naging tao nga. So, hindi naman po conflicting po yun. Yun lang po masasagot ko. Okay, nasi na lang team na. Maraming salamat sa inyong lahat sa magandang pakikisama sa malakayan. Sana maulit muli. Maraming salamat mga kapatid na SDA.